Dito na may. Ayan. La, balik ulit. So, diba? Ayan. Oh, dito na tayo ulit. So, ngayon, medyo ako ay matangkad sa iyo. Part 2 na tayo. This is part 2. Wait lang. Medyo na ano ako ng kameran, ho? Maano ako? Masyadong malayo? Ako. Hindi at ikaw. Nasa harap po talaga yung kamay. Yan. Mas maganda siguro ganun, no? So. O di ba, klaro na yung kabyutihan, no? Kunti pa. Oh, mayroon ng viewers. Ako yan. Ay, ikaw ako yan. Lang din yan. So, medyo... Yung setup kasi medyo iba, pero okay lang. In fairness, ha, yung setup sa YouTube, maganda siya. Pero I think malaki yung reception na ginagamit niya. Yung capacity ba? Oo. Siguro. Sa StreamYard. Sa akin kasi, medyo i-ano ko pa. Sige lang. Magsalita ka lang dyan. Kasi i-ano okay. Ko lang dito. So, shout out sa lahat ng mga viewers dyan. Meron na ba tayong viewers? Meron na ba? Wala pa. Ay, wala pa. Meron pala. Na ba? Wala pa. You're in the show daw. O, diba? So, ayan. Okay na ba? Mukhang okay naman siguro. Okay na. Okay na lang. Meron na tayong viewers. So, Ma'am Libra. Guys, pa-share na lang guys, please, sa inyong... Anong tawag nito? Community. Oo nga. Sabi ni Ma'am Libra, nasa ano na kayo, main topic, yun din nawala, sabi ko. Yun nga, no? Nasa main topic na kami, yun ang nawala. Sabi ko, nasa na si Dong? Pero talaga, that's the ano, pag hindi ano, hindi kasi kami ready. Actually, spontan itong plano namin ni Dong ngayon na mag-live together. Wow. Kasi na timing na free siya, I mean, yeah, tapos ako din. Timing na vacation ko, guys. So, kaya nagkaganon na si Ate Irene. Correct. Nagkasakit. Din. Correct, nagkasakit, nasa bahay, nakasiklib ako hanggang bukas na lang. Tapos, back to work na ako sa Thursday. Yan daw, nakakataranta tuloy. Ayan, na-share ko siya sa ano. Loud and clear na ngayon, di ba? O ayan, loud and clear. May nagsabi, loud and clear na? Oo, si Ma'am Libra Sordano. Ayan, loud and clear na lang. So, parang shampoo. Yung kanina kasi guys, ang ginamit namin kanina is YouTube yun na, bagong ano ng YouTube, pakulo na. Pwede na yung dalawa daw mag-live. Pwede na yung direct sa YouTube, dalawa yung ano. Pero medyo hindi pa ako satisfied guys. Nagkaroon ng problema, late yung pag nagsasalita ako, Napansin ko din yun. Yung catch up ng conversation natin, late siya. Yes. Sabi ko, hala, nagtatanong si Dong, sumasagot at ko, later na yung sagot niya. Yun din ang napansin ko. Yun. So, ayun. Nasana tayo sa ating ano? Topic. Nasa main topic na tayo eh. So, ayan. So, sa mga bagong ano, sa mga supporters ni Dong. So, my name is Filipina. In Germany, papakilala ko yung sarili ko mismo. Oh, so, thank you, Dong. Yung iba dyan, baka nagtaka, bakit si Dong naka-formal attire? Anong aatinan? Kasi malamig na dito at the same time medyo formal din si Filipina in Germany. So, kailangan din natin formahan. Malamig kasi dito sa kasi Germany. Kasi ang story kaya... ng ano niya, buhay niya is pang rated K. So, ayan. So, bago po tayo muna magpatuloy ng ating part 2 sa mga umabot ngayon ng part 2 habang tayo ay nag-aantay ng iba. Mag-shoutout muna tayo. Kay Ma'am Evelyn Quinto. Ayan, kumusta kayo na kayo? Okay lang Hello, po. Ma'am Evelyn. Tawa ng Diyos, nakahinga pa. Kaya pa ang lamig. Ayan, Ma'am Libra Sordano, ha? At least nakabalik kayo, nasa part na kayo.
ng main topic, ha, I took my another CP para check again. Ayan. Si, ayan, may bagong pumasok si Papa Kukoy Channel. Ayan. Hello, Papa Kukoy Channel. Baka papa mo to. Welcome to Dong's Vlog sa mga ano. Eh, apopromote ko yung sarili ko dito, ha. Wala na akong hiya-hiya. Oh, i-promote mo na lang yung ano mo, yung channel mo. Wala na akong hiya-hiya. Yeah, my channel is Filipina in Germany. Actually, 2 years na ako nagba-vlog pero hindi ako active. Dati kasi yung name ko is hindi ganyan. Pinay Mom in Germany ako. Chinange ko lang. So, back to vlogging na tayo about 3 months ago. So, ayan. The same kay Dong, I'm also here living in Germany. Nasa Germany na. Pero other part ng Germany ako. Nasa Sachsen area. Si Dong is nasa, anong area yun sa inyo Dong? Westphalia ba sa inyo Dong? North Rhine-Westphalia. North Rhine, yeah, North Rhine, yeah, ginaw. So about, I think, by train, abuting kami ng 6 hours. 5 to 6 hours ata yung travel papunta kay Dong sa akin. Kung yan, sa, tama ka. Yeah, correct. So medyo malayo. Actually, my plan is talaga Dong, i-meet ko kayo ng personal. Kaya sabi ko sa January, if ever man maano yung leave ko, ma-approve. Kasi gusto kong pumunta sa ibang lugar din ng Germany aside sa ano, yung mas mabuti din i-discover mo yung whole Germany aside lang kung saan ka nakatira. Correct. Kasi yung Germany kasi is para yung Pilipinas, iba-ibang kultura din, yung iba-iba yung tradisyon ng every provinces. So iba-iba yung nakikita mo doon sa kumbaga kung ano yung nakikita sa lugar ko, iba naman yung nakikita sa lugar ni Dong. So gusto ko yun, I mean gusto ko dong i-discover yung other side kung saan ako nakatira. Tama po kayo. Salamat, Ma'am so, Libra. So, nasa part na tayo na siguro sabihin na lang natin bakit? Tanong ko sa iyo, bakit? Bakit ayan. Ka mahihiya? Siguro, ang tanong ko ngayon, bakit dumating sa punto na iyong relasyon ninyo ay medyo nanlamig na? Ayun, si mga nanlamig. Although uh-oh, malamig sa Germany, dumarating din pala yung punto na yung isang relasyon is nanlalamig. Correct. Ayan. Oh, so winter pa naman sa ngayon, kailangan natin ng kayakap. Correct. So kailangan namin dito ng araw para yung mga nanlalamig na mga relasyon is hindi na lumamig kung hindi maging warm. Andun pa din yung ano, yung ano ba yung tawag dun sa term sa atin? Yung spark. Anong and ibang term pa yun. Sa case namin kasi, both kami is busy. Siya, yung ex ko is busy sa trabaho niya. Busy ako naman sa dalawa kong anak since may kambal ako. Of course, yung life mo, nasa, I think, every normal naman na pagsasama, nasa adjustment period kayo, bawat isa. I mean, for example, hindi kami nagkasama ng ex ko ng matagal bago kami nag-asawa kasi nasa long distance relationship kami. So, sa totoo lang, hindi namin alam yung isa't isa, totally. Kumbaga, alam mo yun doon, na relate ka doon na nagsama kayo long distance lang. Tapos, magsasama kayo together after 1 year na nag-communicate lang kayo ng malayo. Tapos, magsasama kayo in 1 year, may anak pa. Of course, yung stress andoon lahat. So, dumating kami sa punto na ganun. I don't know if siguro hindi ko nagampanan yung pagiging nanay ko or pagiging asawa ko at the same time. Tapos nag-a-adjust ka pa sa kultura na mayroon sila. Hindi mo alam yung salita nila. Hindi nga ako makapag-German that time. Yung salita lang namin is English din. Tapos mahirap din kasi yung ex ko is may kasama din kaming ibang bata, which is yung dalawa niyang anak. Of course, nasa stage ka na, hala, para yung shock sa'yo. Yung ilalagay kayo sa isang sitwasyon na hala, ang dami nito. Wait lang. Yung asawa mo, yung ex mo, meron siyang ibang anak? Yeah, meron siyang dalawang anak sa at the same time, nasaan yung mama ng anak? Actually, ano siya, kumbaga, palitan ba? Pero may week na nasa amin, may week sa nanay. So, may week na full house kami. So, meaning to say, dalawang anak ko, dalawang anak niya. So,
Can you imagine a full house family na iba-iba? At kumusta naman yung relasyon ng ex mo sa mama ng mga anak? They are in good terms kasi both naman sila ngayon may kanya-kanyang pamilya na. Same sa akin din. Kumbaga may pamilya na siya, may pamilya din yung nanay ng nung mga bata. So ano na sila ngayon? Kumbaga wala na yung mga nangyari. I mean, so, they are good friends. Explain ko muna sa mga viewers natin. Mm-hmm. Guys, dito sa Germany, ang iba kasi dito yung kultura nila na napaka-open nila. Halimbawa, correct, married ka. Correct. Tapos meron kang ex. Correct. Yung ex mo, meron na ding iba. Correct. So sa kanila, pag may party or ano man, tapos ini-invite yun or magkikita sila minsan or ano ba, sa kanila, mm-hmm, napaka-normal yan dito. So walang mali siya. Correct. Tama. So, pero sa pagdating sa atin sa Pinas, iba, di ba? Napaka-awkward. Ay, yun lang, ex na pero nakikita pa rin. Minsan may nangyayari pa rin. Dito sa Germany, guys, iba. So, open sila. So, tama, yun. Tama, totoo yan. Kasi sa nangyari sa akin case kasi, kumbaga nag-meet kami parties, occasion ng mga bata, andun kami together. Walang pakialaman. I mean, wala. Parang wala lang na hindi kami, kumbaga, nasa sitwasyon na, ah, naging ex ko to, ah, wala, wala yung kasi open, sabi nga ni Dong, open-minded sila. Totoo yan, open-minded sila. Maging ex ka man or maging ano ka man, actually sa isang ano area talaga, no, magsasama-sama talaga at wala sila yung pakialam. Maski nga yung mga bata, sasabihin niya, ay nanay ko to, nanay ko to, ito yung bago. Ganon din sila ka-liberated yung mga bata. I mean yung mga bata dito. Totoo yan. Sa ating kasi, andun yung hinanakit parati. Napaka-sensitive natin. Sensitive tayo. Sila at hindi. At hindi ko yan kaya. At least, sasabihin ko sa'yo, hindi ko kaya yan na makipag ako sa isang bubong kasama yung kabit. Hindi sa akin yan pwede. Pares pero tayo sa kanila dito, okay lang. Correct. At saka, isa pa. Kabit or ex, I mean. Correct. At isa pa dito, sa mga nalalaman ko, I mean, may mga kaibigan din ako, alam kong nangyayari. Also din dito yung sinasabing switching. So meaning to say, ikaw partner ka, asawa mo ako, gusto ng asawa mo yung partner niya, pwede yun. Hindi sa kanila normal yun. Totoo. Kumbaga sasabihin, ay gusto ko ganito, mag-switching. Which is dito. Totoo very, yan. Totoo, nangyayari yan. Sabi ko, na-shock ako. Eh, ginagawa nga sana sa akin, pero ayaw ko. totoo yan. Tapos sabi ko, no, I'm Filipina. Sabi ko, hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila na gano'n na sitwasyon. Sabi ko, hindi. Kasi iba yung kultura natin. Kahit man nasa Germany na tayo, yung kultura natin, ayaw kong tanggalin, ayaw kong mawala. Kasi nga, yun ang kinalakihan natin. Kaya sabi ko, respect. Nire-respeto ko siya. Kasi kinikwinto nga sa akin na, hala si ano, ganito, ganito, ganito. Tapos sabi ko, okay lang sa kanya. Sasabi niya, oh yeah, okay lang. Ako, nasyashak ako. Very new sa akin, which is, pero yun ang katotohanan na inaano din namin. As tayo, as foreign dito sa land na to, ina-accept natin or nire-respeto natin kasi yun ang kultura nila. Oo, pero hindi pwede na, ibig sabihin, hindi pwede na nire-respeto kung ano yung sinasabi nila, susundin natin. Hindi, no. Meron silang opinion, meron din tayong opinion. Correct, tama. Pero alam mo ate, ang napakahirap lang sa sitwasyon, kapag kayo ay naghiwalay at meron kayong mga maliliit pa na bata. Correct, totoo yan. Yan ang pinakahirap, kasi hindi pa maiintindihan ng mga bata ano ang nangyayari, parang ganun ba? Mm-hmm. Tapos na ano sa utak nila, ay ganun pala, ganito pala. So, medyo mahirap siya na sitwasyon sa ganun. Totoo. Sa case ko, actually, yung mga anak ko, nung magkahiwalay kami, nasa kindergarten pa sila, meaning to say, wala pa sila sa school. Ilang taon? 5 years old. Mag-grade 1 pa, ano pa lang sila, bali, nasa year na sila na magi-grade 1, 5. So after kasi 2 years nang magi-grade 1 pala, magi-grade 1 pala. So magsi-7 sila that time. So sila, actually yung mga bata dito, hindi sila yung parang sa atin na mga bata na
sila dito advance. Yung mga bata dito very advanced kasi tinuturuan na yan sila sa kindergarten pa lang kung ano yung mga sitwasyon. Kasi dito nga, normal lang dito yung hiwalayan, normal lang dito yung iba-iba yung iba yung kinakasama ng nanay, iba yung kinakasama ng tatay. So yung mga bata dito, ini-expose nila yan, especially sa kindergarten kasi yun ang pinaka-ground kung natin sa ating grade 1. Kaya nga love ko sa kindergarten magtrabaho eh. Kasi correct, tama yan doon. Sa ating kasi, yung ground, ano, yung ground ng LCHRN, yung ground ng pagtuturo is nasa elementary. Dito hindi, nasa kindergarten pa lang. Doon tinuturoan na sila. Totoo. Kasi, dito sa Germany, maniwala kayo sa hindi, 12 years old pa lang, alam na nila paano alam na nila when it comes to sex education. Correct. Tama. Doon lang sa Pinas, doon lang sa atin sa Pinas, medyo mahirap intindihin, mahirap i-explain sa mga estudyante. Mm-hmm. Pero dito sa Germany, guys, maniwala kayo sa hindi, napaka-advanced nila pagdating dyan. Sa sex education, alam na ng babae at saka lalaki. Sa edad na 12 years old, alam na nila paano maging safe pag sila ay dumating sa ganitong sitwasyon. Correct. Totoo yan. That's true. Kasi elementary pa lang, actually, tinuturo na doon sa kanila tinuturo yung sex education. Tapos, yung once na yung bata or yung babae, yung anak mo na babae is nagkarigla, automatic yan yung nanay. No choice ka. No choice as nanay. Sasamahan mo yung anak mo doon sa Frauen Arts, doon sa Obigaini. Sasamahan mo siya doon para mabigyan siya ng contraceptive mga paraan para hindi mabuntis. Kasi dito, yung mga bata, 10 years old pa lang, may mga boyfriend na yung iba. Yes! 10 years old pa lang, may 10 boyfriend. 10 years old pa lang, totoo yan. Totoo. Tapos yung iba, bumibili na ng yung pills. Totoo para yan. Hindi magkabuntis. Kasi guys, dito sa Germany, takot na takot ang mga babae na magkabuntis. Correct. Kung bakit mahal dito magkaanak. Yun. Yun. Shout out da Bonifacio Coward. Maraming salamat. So, ayan, shout out kay Bonifacio Coward at saka Ma'am Phoebe Manzano at saka kay Ma'am Akiyama Estrella Adora Agno. Nice ayan. Content daw, understanding the German culture. Totoo. Actually, rare ko din i-share to kasi sa vlog ko minsan, mahirap kasing nag-vlog ka, tapos iba yung content na lalabas dun sa vlog mo. Kaya mas maigi talaga mga ganitong sitwasyon na, di ba? Yung parang interaction, di ba, Dong? Na, na maganda, as in magandang sharing. So, nasa na tayo? Nasa punto na tayo na naghiwalay, may mga anak. So, ganito yan. Ang point ko muna, ang opinion ko muna pagdating dyan. Mm-hmm. Tapos mamaya, ikaw na naman, ha? Okay, good. So, ngayon, ang sakin, kung maghiwalay man, walang problema kung wala sanang anak kasi kung halimbawa maghiwalay kayo, meron kayong anak na bata pa. Pagpalagay natin 3 years old or 5 years old or ilang taon siya, yung hindi pa niya alam kung anong sitwasyon. Siyempre pag kayo ay maghiwalay tapos mayroong anak, feeling ko kasi medyo mahirap siya lalo na ikaw mama. Oo, maghiraman kayo ng bata. Bata. Pero yung sitwasyon, minsan, mahirap intindihin ng bata, bakit? Bakit ganito? Bakit hindi kayo magkasama? Parang ganon. Siguro kung maghiwalay kayo nang wala kayong anak, okay lang. Pero kung maghiwalay kayo, gaano kalayo galing sa'yo papunta sa papa? 10 minutes. Lapit lang pala. Mag-neighbor lang kami actually kung lalakarin ko. So yan yung maganda diyan. Yan yung maganda ate dahil malapit lang sa iyo yung anak mo. So anytime kung ikaw ay nami-miss mo siya, pwede mo siyang puntahan, papuntahin diyan kasi 10 minutes lang pala. Bye. 10 minutes maglakad or 10 minutes by car? Pag bike, 10 minutes. Pag ilakad mo siya, 25 minutes. Before, nung syempre fresh pa lahat, sabi ko, ayaw ko na dito ako nakatira kasi syempre andun yung sakit. Makikita mo araw-araw. Kasi magkakasalubong kayo, madadaanan lahat. Yun ang mga sitwasyon na sabi ko, ayaw ko dito, ayaw ko, gusto ko sa ibang lugar. Pero as nanay,
kasi gusto mo din yung mga anak mo is hindi mapalayo kung saan sila talaga lumalaki. Kaya sabi ko, I will stay kung saan nakatira. At saka, very big whim din sa sarili ko kung bakit malapit lahat kung saan yung school, kung saan yung grocery, kung saan malapit sa papa nila, which is wala man akong sasakyan. So, kailangan mo lang lakarin doon. Lalo na kayo. Meron lang akong bisikleta or scooter. Yeah. Tapos, so, ang mahirap doon, pag winter kasi, ang lamig. So, kung malayo ka, di ba? Kaya, very... mas maigi na dito na lahat para at least convenient both sa mga anak, especially sa mga anak, not for myself pero sa mga anak talaga kasi na sila naman yung priority. Pero ang tanong ko, yung papa, meron na bang kasama ngayon na iba? Yeah. So ano yung nafe-feel mo pag halimbawa pumunta ka doon or kinukuha mo yung mga... Never pa akong pumunta doon. Parang interesting siya. Bakit? Sorry to say, pero bakit? Interested siya. Actually, nung magkahiwalay kami, inano ko talaga kung maaari yung communication ko is mawala. Pero hindi pwede kasi nga may dalawa kang anak. Ano yun? Kahit anong balibaliktarin man mo yung mundo, kahit anong iwas mo, hindi pwedeng hindi mawala kung bakit. Dalawa kayo, both parents kasi kahit hiwalay kayo, andun pa din kayo. Wait lang. Guys, sa mga nanonood sa aming story, medyo magkapareho kami ni ate ng story. Medyo magkapareho kami ng story, kaya kung ano yung na-feel niya, na-feel ko din. So, okay, continue. Diba? Diba? Tapos, yun nga, wala na ako. Doon nga sa mga bata. Bakit ayaw mong pumunta? Yun nga, iniiwasan ko kasi na makita yung babae kung bakit. Siyempre, andun yung sakit. Kahit man 2 years ago na, minsan kailan pa ako mamatay yung mga kabit? Ayan, naintindihan kita. Sige, continue. Pero sabi ko nga, yung ano kasi namin palitan is hindi hatid sa bahay, hindi hatid sa akin. Kung bakit, sa school. So doon kami nagpapalitan. So hindi kami magkikita, maski yung ex, hindi kami magkikita. So doon sa school, pag Friday kasi doon, pick upin ko. Pag time naman niya, pipick upin niya doon. So, mga gamit ng mga bata, lahat doon sa school. Iniiwasan ko talaga na hindi ikita yung babae. Kung bakit, hindi pa ako ready kasi magpatawad. Until now. Although, andun ako sa sitwasyon na, pag love mo yung isang tao, syempre hindi ako dito sa Germany kung hindi ko love yung naging asawa ko. Of course, andun pa din yung sakit hanggang ngayon. Mahirap. Minsan, inaano ko, bakit ganun yung nangyari? Ano ba? Pero other side, sasabihin mo, part yan ng buhay eh. May ground kung bakit nangyari yung ganun na sitwasyon, yung mga ganitong pangyayari. Doon, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak kasi ayoko nang umiyak. ayoko umiyak. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Sabi ko, ayoko umiyak kasi tapos na ako doon. So, yun nga. So, iniwasan kong hindi pumunta doon kasi once nakikita ko siya, yung babae, sasabihin ko, bakit mo ginawa to sa akin? Tinuring kitang kaibigan, tinuring kitang kapamilya. Lahat ng okasyon ng mga anak ko, sasabihin ko, uy, punta kayo dito, magluluto ako. Uy, punta tayo doon or yung maghahalili tayo kasama ako. Tara, punta tayo doon. Tapos at the end, after pala ng mga nangyayari is, malalaman ko na lang na sila. Tapos inano ka, yung bang para kang sinaksak sa likod mo na hindi mo alam na ganun yung nangyayari. Yun ang masakit eh. Sabi ko, ako kasi yung taong, pag once yung tao ayaw na sa'yo, accept mo. Ganun ako. Sabi ko, kung sinabihan sana ako nung una pa lang na, uy, hindi na kita ayaw ko na sa'yo, ganito. Mas maganda yun. As in, accept ko pa. Pero yung malalaman ko na lang later on, yun ang masakit, diba dong? Tama. Oo, sabi ko, dapat kasi maging kumbaga sa una pa lang sasabihin na maging open tayo, hindi na tayo masaya parehas, siguro it's better na mag-ano tayo ng way, baka hindi na tayo pwede, so ganito. Pero yun lang, yung maging yung binitrade ka? Ang sarap, no? Ang sarap sunugin, ang sarap ang sarap ipabarang, parang ganun. Alam mo, ganito yan ang opinion ko. Sige. Kasi ako, dapat sana, no, kayong mga kabit, kung alam ninyo
na yung tao ay ano na, married na, dapat sana, ayan, umiyak na si ate din. Dapat sana, kung nakikita ninyo na married na yung mga yung tao na inaano-ano ninyo, dapat sana, kayo na sana yung nag-ano, kayo na sana yung nag, kung sabi sa'yo ba, naglikay, umiwas ba? Kasi, kayo kasi yung, parang, ang sitwasyon kasi, parang kayo yung, oh, bakit kayo magagalit pag tawagin kayong ahas? Ahas naman talaga yon. Kasi, alam nyo, married yung tao, so, bakit kailangan pa ninyo anuhin yung asawa, ahasin? Kumbaga, ako kasi ate, sorry ha, pare, siguro iba-iba tayo ng opinion. Sa akin kasi, pag halimbawa, mayroon akong crush, mayroon akong nagustuhan. Una-una, alamin ko muna ang sitwasyon niya kung married ba siya or single or may relationship. Pag alam kong mayroon siyang ka-relationship or married siya, hindi ko siya papatulan. Kasi ayaw kong magulo or magwasak ng isang pamilya. Yan ako, ito. Ganyan ako. So, naintindihan kita. So, ang punto doon, kung ikaw, babae or bakla or ano ba, lalaki, kung alam mo yung pinapasukan mo is pamilya, may pamilya, kasal, bakit mo pa siya ipagpatuloy ang relasyon na yun kung ikaw ay ano man lang. Kumbaga, ang hirap kasi ng sitwasyon natin kasi ako dumaan din ako sa separated, no? Ako, yung family ko, ganun din, kasal sila, naghiwalay, pero walang third party. Okay. Walang third party. So, ang sa akin lang, dapat sana umiwas yung kabit. Kasi pero, dito sa Germany, open-minded eh. Yan ang mahirap. Open-minded kasi, dito. Correct, tama. At so, kahit mahirap pa, may anak kayo. Yun. Yun ang pagkakaiba lang sa atin at saka dito. Sila kasi nga, sabi nga ni Dong, is open-minded. Once, attitude kasi ng mga German, once yung German ayaw na sa'yo, ayaw na talaga yan sa'yo. Wala ka nang magagawa. It's, wala na talaga. As in, end. Ganyan sila mag-desisyon. Sila kasi tapos, straightforward yan. Tapos magagalit pa sila na, pagtawagin silang magagalit na kabit, bakit? Ito naman. Hindi naman talaga kayo original. Correct. Tama. Diba? So, ito. Ayun. So, pero ang maganda dyan, malapit ka sa mga anak mo, 10 minutes nga lang, sabi mo, yun yung pinaka-importante. Malapit ka sa mga anak mo. So, anytime pag ikaw ay namimiss mo sila, kahit sa trabaho, pagkatapos ng trabaho, pwede mo silang kunin. Pero sa sitwasyon ko, medyo mahirap kasi dadaan ng one hour and a half by car. Hindi rin ako pwedeng basta-basta makapunta doon dahil alam mo na, di ba? Correct. Gaya ng sitwasyon mo. Ayaw ko din siyang makita. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko pa yung hinanakit. Yung sakit. Yung sakit sa dibdib. Dumaan ako sa depression, dumaan ako sa stress. Totoo yan. Actually, ako din, dumaan din ako sa stress. Kaya yung nangyari, kung ano yung ginawa ko para matanggal yung stress ko, nag-YouTube ako. Actually, kung isa sa mga reason kung bakit ako nagkaroon ng channel, ako, actually, si Team Blended. Nung time kasi naghiwalay kami ng ex ko, yun ang time na naging, ano, si Team Blended eh. Kumbaga, trending. Doon na ano ako, sabi ko, ay ang ganda pala mag-YouTube, so mag-vlog nga din ako, sabi ko maka-vlog nga din. Doon natanggal yung stress ko. I mean, yung everyday yung kinakausap mo yung camera na parang kang ano, para kang baliw ba, pero yung pala yun ang ano mo, yun ang ano mo para matanggal yung depression mo. Kasi sa totoo lang, corona time, mangyayari yung ganun, kasi yung corona time doon nangyari lahat. Para yung bomba na sasabog sa'yo. Yung sitwasyon na hindi ka makalabas kasi nga corona time. Correct. Yung mga anak mo gusto mo makita, tapos corona time, naka-quarantine, ganun lahat. Para ka talagang sasabog talaga. Kaya yung nangyari, naging outcome ko is yung YouTube. Sa totoo depression. Lang. Sa depression ko. Pero past is past, sabi ko nga. Correct. Past is past. Past, is never, past. Never discuss. Yeah. Pero hindi mo talaga pwedeng sabihin na hindi mo makakalimutan mo ang mga pangyayari. Totoo kasi yan. Alam mo, alam nyo guys, kahit pa sabihin niyo bakit pa naman, ano ba yan? Bakit, kahit privacy, sinasabi. Minsan kasi,
ang hirap pag kinikim-kim mo yung galit ba na sasabog na talaga na kailangan mo na talagang ipalabas. Tapos okay, walang ano, wala kang walang makakapag-advise sa iyo. Yung iba mag-a-advise pero yun nga minsan yung iba ay mayrani mo or buti nga sa iyo, di ba? Meron niya yung iba. Merese. Yung iba nagiging masaya. Yun yung medyo mahirap. Merese, so kaya, pero hindi natin pwede maiwasan na meron talagang iba na yun nga bang yung iba magpo-post sa Facebook para lang may palabas yung galit nila sa mat galit kasi ganon yung nangyayari. So ayun. So naiintindihan kita kung hindi mo talaga mapuntahan ng mga bata doon sa ex mo kahit okay kayo dahil nga ayaw mo makita yung dahilan ng paghihiwalay ninyo. So pero alam mo na, aaminin naman yun talaga natin sa bawat relasyon na bawat isa sa atin, mayroon naman tayong pagkukulang. Oo, totoo yan. Mayroon tayong pagkukulang. Pero ang sa akin lang naman, ang sa punto ko lang doon, kung ang pagkukulang na yun ay pwede pa nating maibalik, pwede pa. Pero yung nasira na trust. Na trust, hindi na yun maibalik. Correct. Yun lang. Totoo yan. Totoo yan. Pero other side naman, at the end of the day, yung naalala mo lahat. Ngayon sa ngayon kasi tinatawanan ko ng lahat eh. Kasi okay na ako. I have already 2 years ago na. Move on na ako. Accepted. Same lang tayo ate. 2 years ago na ako. Nagka-problema ko 2020. At talaga, doon pa rin talaga tayo lahat. As in, di ba? The same din, corona time lahat sa akin. Corona time. 2 years ago. Parehas tayo. Parehas tayo. So, pero after 2 years kasi ngayon, bago na lahat sa akin, nag-move on na ako, accepted ko na, I mean, in-accept ko yung lahat. Pero syempre, yung pagpapatawad hindi pa sa babae, sa tatay ng mga anak ko, of course, naintindihan ko yung sitwasyon kung bakit ganon. Other side, hindi naman ako yung may mali din. Kumbaga, boss kami, may mali. May mali, tama. Of course, hindi sasabi na, uy, ikaw yung may mali. No, it's not. Kumbaga boss kayo, hindi lang kayo nagkatugma sa isang hindi lang kayo nagkatugma sa isang linya na sasabihin, "Hoy, mag-usap tayo ganito na manula." Hindi nangyari 'yun. 'Yun ang pagkakaiba. So, but anyways, after lahat ng mga nangyayari, sabi ko may ground siguro, may purpose kung bakit nangyari lahat. But which is sa totoo lang ngayon, I'm very happy kasi sabi ko, hala, kung hindi nangyari 'yun, meaning to say, until now I'm very dependent sa ex ko. After totoo nangyari yan lahat yun, so, ngayon, independent ako. As in, nalaman ko kung ano. So, di ba, after ninyong maghiwalay, di ba, mafeel mo sa sarili mo na, ay, ganito pala maging dependent na ka ng, independent na yung, yun nga bang parang, my God, ito pala yung gagawin ko, ito gagawin ko doon. Lalo na pagdating sa mga appointment, pagdating correct sa mga ganun-ganun, di ba, tapos German. Di ba yung utak mo ganun? Kasi dati alam ko, for sure alam ko, dati yung asawa mo yung gumagawa ng lahat-lahat. Correct. Ganyan. Tapos tama. Ngayon, ikaw na. Tapos halimbawa, may appointment ka, saan ka magpunta, kailangan mo mag-ano ng bus or train or mayroon ka pupuntahan, kailangan mo i-google, minsan hindi magkatugma. Di ba? So ngayon, maano mo na yan, ma-adapt mo na yan. So alam mo, sasabihin ko sa'yo, iba pala pag independent ka. Yun nga bang, oo, siguro okay lang meron kang kasintahan, meron kang ibang kasintahan. Pero, kung kayo ay magkasama, depende sa sitwasyon. Pero, para sa akin ha, ako ngayon, nakatira ako mag-isa. Oh, nandito si Ate Faye, kasama ko, pero iba din yan. Hindi ako nagpakialam, wala kaming pakialaman. Pero sa sarili ko, nakikita ko, kung ako lang titira dito mag-isa, free ako, magagawa ko yung lahat. Sana ako magpunta, walang problema sa akin. Kumbaga, independent. Pero kung mayroon akong kasama, minsan mahirapan, minsan nagtatalo kami sa mga suggestion niya, suggestion ko. Minsan hindi kami magkapareho. Yung gusto niya, hindi ko gusto. Yung gusto ko, hindi niya gusto. Diyan ako minsan na ano, isa na ayaw ko, yung ganun. Totoo. Totoo yan. Actually, totoo. Lahat ay agree sa mga sinabi ni Dung. Ganon yung mga nangyari sa akin after talaga diba? Nag-iwalayan. Dati hindi ako marunong mag-train kasi parati ako nakasakay sa sasakyan niya. Oh.
Pagdating sa appointment termin, appointment, siya pa rin ang gumagawa. Appointment, diba? Hindi ako tumatawag kung bakit takot ako makipag-usap kasi German. Baka hindi diba, ako maintindihan mali-mali. Kaya sasabihin ko, ikaw nga tumawag, tapos sasabihin niya, bakit ano, bakit ako kailangan ikaw para matuto ka? Hindi ko yung ginagawa. Never ko yan na ginagawa. Pag may nag-ring, di ba? May nag-ring yung telepono, ikaw natataranta. Sasagutin hindi. Ano ba? Tapos naging ganon, lahat ng bagay kasi nakasalalay ka doon sa partner mo. Tapos nang mawala lahat doon, natutunan, hala, kaya ko palang gawin yun nang walang ibang ano tutulong sa'yo, yeah. Lalo na't wala kang tutulong sa'yo. Kaya mo pala, sabi ko, eh kaya ko pala lahat yan. Tapos natuto din ako dito lahat, paano mangumpuni nang walang katulong, mag-ano. Kasi dati, mag-uutos ka lang. Sasabihin niya, uy, may kailangan ko dito yung ano, yung cabinet, hindi ko ma-install. So, tatawag ng something correct na mag-i-install. Ngayon correct na, ako na lang. Tapos babayad agad. Ang laki ng babayaran. Lahat, gagawin mo na lahat. Diyos ko, ikaw na mag-install ano, ng mga cabinet dito. Sabi ko, Diyos ko, trabaho ng mga lalaki ngayon, ginagawa mo na. Tapos diba? Guys, sa mga hindi pa nakakalam, sa trabaho ni ate, ano siya, Fliege siya sa Altenheim. So dito sa Germany, ang tinatawag na Fliege, yung caregiver. Para siyang helper ka or caregiver ka ng mga matatanda sa home for the aged. Home for the aged kung nasa USA yon. Tapos guys, hindi basta-basta yung ginagawa ni ate. Mahirap yon kung kapag ako'y nanonood ng mga kagaya niya dito sa pinagtrabahoan ko na gumagawa. Sabi ko, hindi ko kaya to. Napakahirap, napakadaming gagawin, parating nagre-ring yung dinadala nila na telephone. Correct. Ganon. O punta ka sa loob, anong kailangan ng mga matatanda. Correct. So isa yun na, ano, pero lumalaban pa rin si ate. Alam ko marami ka pang mga pinagdadaanan na hindi mo pa nasabi, pero naiintindihan kita dahil meron, magkapareho kita ng sitwasyon. Pero ito ang masasabi ko sa'yo, laban lang, magdasal, tapos yun lang, i-enjoy mo lang yung sarili mo sa pag-vlog, kung makita man tayo, pareho tayo may time, malay mo, ma-meet mo si Tim Blended in the future. So, siguro, yun lang. Kasi ako, sabihin ko sa'yo, nung nakaranas ako ng ganitong sitwasyon, grabe yung depression, dinadaan ko lahat sa vlog. Meron lang akong limit na kumbaga, syempre, pangit naman yung pakinggan kung isasabihin ko na lahat doon. Pero doon na lang ako sa vlog, doon na lang ako sa kamera, nakipag-usap sa mga subscribers ko, sa mga viewers na nanonood, kasama na din yung mga Marites, joke lang. Sila na yung, totoo yan ate, sila na yung kinakausap ko sa kamera. Kasi ganito yan, kasi parang sila kasi yung nanonood sa'yo, so yung kamera, doon mo lahat ibuhos yung ano mo, yung mga problema mo. Kasi minsan, meron talaga, maniwala ka sa hindi, meron talagang magbibigay ng advice dyan kung ano talaga yung gawin mo, ganun. So ako ngayon, medyo naka-move on na ako, sawa ng Diyos. So ayoko ng bad mo, ano yung tawag noon. Yung gusto ko, good vibes na lang parati, ganun. Oo, hindi maiiwasan na darating pa rin yung time na sasabihin mo sarili mo, ay, ito na ba talaga? Ganito, ano talaga yung, bakit ba? Ano ba? Anong nangyari? Bakit ba ngayon nag-iisa ka na lang dito sa Germany? Di ba? Dati nung pumunta ka, ang saya ng pamilya, bakit ganon? Bigla na lang mag-isa. Tapos yung anak, bumibisita lang, paminsan, hindi mo nakakasama parati. So, ayun. Ang maganda dyan, ano lang, laban lang tayo, gano'n lang, kasi pareho tayo ng sitwasyon eh. So, ayan. Alam kong kaya mo yan, so. Okay naman. Okay lang yan. Ako dito, hindi naman ako nagiging boring kasi pagdating ko, galing sa trabaho, kumakain, nag-i-edit, or ano yung ginagawa. Hindi nga naka-on yung TV ko eh. Ma-on lang ko pag nandito yung si Marvin well, nandito. As in relate ako sa iyo, lalo sinasabi ko ganyan din yung ginagawa ko. Alam mo sa totoo lang siguro isa din ang rason kung bakit ako nagkasakit kasi trabaho ko 8 hours, 7 hours, 6 hours, depende yan sa time. Pag panggabi ako hanggang alas 8 ako ng gabi, so uwi ako sa bahay. Hala, sabihin ko, hala, kailangan ko mag-edit kasi bukas dapat may release ako. So mag-edit pa ako niyan, abutin pa ako niyan ng alauna ng madaling araw para matapos na para may next day may release tayo.
Or pag pang-umaga ako, sabi ko, hala, pagkatapos ng trabaho mo sa hapon, mag-i-edit ka naman, di ba? Yung buhay mo, sitwasyon. Kumbaga, nililibang lang natin yung sarili natin para mawala yung mga stress. Pero maniwala ka sa akin, anong reaction mo pag nalalaman mo yung ex mo nagbakasyon kasama yung bago, kasama yung mga anak mo? Ano? Sa dati, na ano ako, nagre-reminis lahat yung mga nangyayari sa amin dati nung kami pa. Yung bang naalala na sana kami nun, kami ngayon din yan, ganun. Ganun din sa'yo, yun ang nano ko. Pero at the end, ano, sa other side naman, sabi ko, ay, kailangan hindi ako maging ganun. Hindi maging sentimento kasi it's, ano na yan eh, new life na yan. Kumbaga, dapat kong i-accept. Sasabihin ko na lang sa mga bata, hubs pass, or so kung feels pass. Tapos, pagdating nila, magkikwinto na sila, magkikwinto na ganun nangyari. Siyempre, at the other side, ano ka, na nalulungkot ka ba? Pero, after no, sabi ko, ay, hindi dapat. Nilalaban ako yung sarili ko. Yes, ay, hindi to. Ang sa akin naman, wala namang problema sa akin pag sila ay nasa bakasyon. Alam mo ano ang punto ko doon? Ang sa akin lang, medyo masakit sa akin na bata. Oo, kilala niya ako. Oo, alam niya anong pangalan ko. Pero sa araw-araw na iba na yung kasama niya, medyo masakit sa akin na minsan yung bata, pag nandito sa akin, iba yung pangalan na sinasabi. Masabihin sa'yo. Hindi ako. Dahil na ano na siya eh. Na dahil nga araw-araw iba yung kasama hindi ako. Totoo. So para sa akin masakit sa akin. Mm. To be honest, 'di ba vacation ko ngayon ng week. Mm. Actually, matagal na to, January pa sinasabi ko na mayroon akong bakasyon ng December 1 week. Gusto ko makasama 1 week yung bata. Pero hindi pwede. Kasi late ko na lang malaman na meron din pala silang ano, bakasyon. Oo. Doon ka magagalit talaga pag may plano na tapos at the end sasabihin na, "Hay, may kaplano din kami." Ako'y galit na galit. Sabi ko, "Bakit hindi mo sinabi noon pa lang para ma-advance kung mapa-ano yung schedule ko ba na iano ko sa ibang araw, ibang linggo para makasama ko talaga yung bata?" Why not kasi, ganito dong? Why not? So ngayon ako matutulog na lang. Pagkatapos natin ito, matutulog na lang ako. Ano, dong? Bakit ano? Why not magkaano kayo ng beer and barong? Yung bang sitwasyon, ano, yung bang ano agreement na summer period ng mga bata, first 3 weeks sa iyo, first 3 weeks sa kanya, winter period ganito, spring fruiting period ganito din or December. Pero medyo mahirap sa medyo mahirap yung sitwasyon. Kasi sa ngayon ako kailangan ko pa siyang i-adapt. Ako sa ngayon kasi ano lang ako, parang stepfather lang ako. Ah, okay. Yeah, I understand. Marami pang pagdadaanan. Correct, tama. So hindi ko basta-basta, di ba halimbawa ikaw pag umuwi ka ng Pinas, dalhin mo yung mga bata, di ba kailangan ng ano ng papa? Perma na. Hindi ko sila madadala. Oo, na pwede mong dalhin. Di ba? Ako, kailangan talaga. Baka, maski ano, nga, totoo yan, maski nga hindi sa Pilipinas, maski outside, basta outside Germany, kailangan ng perma ng tatay or nanay ng mga anak para madala mo. Kasi once walang perma, hindi mo sila madadala. Correct. Yun ang sitwasyon. Yun ang problema namin dito, mostly. Mm. Lalo na kung yung parents hindi in good terms na ako. Correct. Wala. Maano ka na lang. Mainis ka na lang kasi hindi paperman, hindi mo masama yung mga anak mo. Kasi dito sa Germany, di ba? Dito guys, sa Germany guys, pagdating sa mga bata, number one talaga yung gesetz ng yung ano ng mga bata ba yung rules. Yung kapakanan ng mga bata protected. Inaano talaga nila, kaya nga kung mapapansin nyo guys minsan dito sa Germany hindi basta-basta nag-ano ng video na mayroong mga bata kasi nga daw yung bata pag malaki na daw mag-18 sasabihin bakit meron akong video, bakit bakit pinopost ako, parang wala daw privacy. Ganyan dito sa Germany pagdating sa mga bata. Correct. Protected kasi yung mga bata protected dito. Protected talaga. Correct. So, dapat bago mo sila i-post, may permission. Actually, sa mga anak ko,
yun ang ano ko, problema ko. Baka kasi in the future, ganun yung mangyari ba? Sabi, no, hindi mo na pa, pwede ano, yung mga bata sa ano social media. Pero hindi yan mangyayari kasi nga, doon naman yung communication natin sa Pilipinas, sa social media. Diba? Doon correct natin sa Facebook, lahat. So, tayong mga Pilipino, iba kasi yung mentality natin. Yan lang mahirap. Kasi kami yung nag-a-adjust. Kasi dito naman tayo nakatira. Kaya dito tayo mag-a-adjust kung ano yung kultura nila. Tama. So, meron akong tanong sa iyo ngayon, ate. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ganito. Ang tanong ko sa iyo is, meron na ba kayang nagpapatibok ng poso mo ngayon? Nako! Nako, nako, nako. Sana mayroon. Ay, wala sana mayroon. Yun ang mahirap, eh. Tanok, sana sabi ko, minsan naglalakad ako, sabi ko, mahaba ba yung buhok ko? Pero mahaba ko, may nakatingin ba sa akin? Para pero to be honest, maganda ka naman, ate, Irene. Oo, maganda ka naman. Ako, so, makikita mo pa yan. Yung problema ko kasi, nakapokus yung time ko sa mga anak ko. Kumbaga, my eyes. Nandun lang sa mga anak ko talaga. Yung love once mode, kasi, lang sa mga bata. Ganyan correct din ako. Once kasi yung time mo at saka yung attention mo is nasa anak mo lang, I think hindi mo makikita na maganda pala yung mga lalaki sa paligid mo. Pero maniwala ka sa akin, para siyang, sa sitwasyon mo, parang unfair siya kasi yung ano mo, nakamove on na, mayroon ng bago, tapos ikaw wala pa. Di ba minsan makikita mo, ay, talo ako siya, nakamove on na ako, di pa. Totoo yan, di ba? Totoo, sasabi, talo ako, ano ba itong nangyari? Pero not really, kasi napansin mo naman, mostly sa mga German dito, actually, once naghiwalay, madali sa kanila yung makahanap agad. Di ba? One week walang mga puso. Oo. Mga puta, walang mga puso yan. Totoo yan. Tama. Guys, maniwala kayo guys. Ang yan sila pag meron silang nakikita, meron silang bago tapos kapag ikaw ay hiwalayan na. Huwag mo nang ipagsapilita yung sarili mo kasi yan sila, wala yang ano dito. Kumbaga, walang konsensya. Wala na. Pag once ganun na talaga, ganun na. Wala hindi na. Na nila kasi meron na silang bago. Walang mga ano yan gaya sa atin na, oh my God, mag ano-ano, sila wala. Uh-huh. Wala yung mga suyo-suyo, wala yan sila. Oo. Parang well, parang ginanon ka na ba? Okay, parang para ka nang, kumbaga sa kanila, once naging ano ka na, wala na sa kanila. It's a pera ka na talaga. Oh. Goodbye, Philippines. So, ikaw na lang yung mag-adjust. Huwag mo lang ipagsapilitan yung sarili mo. Correct. Kasi sabi nga, madali sa kanila yung makamove on. Madali sa kanila yung makahanap. Kahit maghiwalay nga ngayon, makikita mo na lang next week. Iba na naman yung kasama. Normal yan sa kanila. Which correct is, sa atin, as Pilipina kasi, iba yung kultura natin kinalakihan. So ako, kahit sa minsan nga yung kaibigan ko, sasabi niya, huy, huwag ka magpaka-virgin. Uy, hindi ka na 30 years old, 20 years old, hindi ka na teenager. Ano ka na? 40 plus ka na? Huwag ka na mga pakipot-kipot. Kung meron dyan sa'yo magpapa-charming-charming, bigyan mo ng pansin. Sabi ko, no. Sabi niya, paano mo malalaman yung isang guy na seryoso sa'yo kung hindi mo bibigyan ng chance? Sabi ko, no. Actually, naniniwala pa din naman ako doon sa mayroon ka talagang makakasama pang habang buhay. Kumbaga, sabi ko, darating at darating din naman yung time na yun. Siguro, para lang siyang, ako kasi mahilig sa sign eh. Pag mayroong sign, sabi ko, siguro yun ang time. Pero so far kasi, wala. Kumbaga yung ano ko, yung, syempre, mga, meron naman, hindi naman ako kapangitan. Uy, nasasabi mo lang makapansin sa akin. Oo, ang ganda wala mo, marami ka pa makikita na, so ano pa sa kanya, yung kumbaga, uy, deserving pa. Pero matanong ko lang, ito, ano ba yung mga namimiss mo sa kanya na una ginagawa niya sa'yo? Meron yan, di ba? Oo, syempre naman. Meron naman yun. Oo, syempre yung mga ano, yung ipag-drive ka. Diba, driver mo siya. Atusan mo, i-drive mo ako papunta doon. Ikaw yung nag-alaga ng mga bata muna. Alis muna ako. Yung mga pero moment sa pagluluto, actually, alam mo yung na-miss, yung wala sa nangyari is gusto ko sana yung may nagluluto sa akin, which is hindi nangyari kasi ako yung nasa kusina parati. Wala ako naman silang luto. Wala naman yan silang mga ano, mga alam na ano talaga na loto. Kadalasan mga ano lang naman dry finished product na sa kanila, warm warm na lang. Oh. Kaya maswerte kayo,
maswerte kayo if makahanap talaga kayo ng lalaki na magluluto para sa iyo, yung mag-iisti talaga sa kusina. Pero mayroon, actually mayroon, mayroon mga kaibigan ako na ganun din na nagaano, I mean, mag-aalaga para sa pamilya. Pero sa case ko, wala, hindi 'yun nangyari kasi ako yung nasa kusina parati eh. Same tayo. Di pwede na araw-araw hindi ako magluluto. Every night talaga nagluluto ako. Para so yung tayo, warm food talaga. Warm talaga. Every night yan. Kasi, yung bago pa ako dito, one time, kumain ako lang ng bread. Bread lang yung kinain ko, tapos natulog ako. Midnight, bumangon ako para mag-ano ng noodles, magluto. Kasi hindi kaya yung chef ko ba. Yung burger lang yung kinain. Hindi pwede. Siguro kung pasta or potato yan, pwede pa. Pero kung dapat may meat din. Correct. So yan ang ano natin, Dong. So nung first experience nung dumating ka ng Germany, ano yun, nagluto ka agad ng ano, nung rice or ikaw na sa kusina? Yung first experience ko pagdating ko dito sa Germany, one day, hapon, alas 3 pa lang ng hapon, madilim na. So alam ano yung unang hinahanap ko? Yung mga bata. Mga bata. Bakit wala akong nakita? Yun pa lang, mga bata, nasa kindergarten. Tapos maraming lahat. Wala kang makikita. Kaya yun. Tapos, hindi ko masyado makita yung mga tao nasaan. Yun pala, nakalakta lahat kasi nga malamig na winter. Tapos yun, marami akong mga experience na yung hindi ikaw makagalaw dahil yung magkape ka, yung machine, hindi mo alam paano linisin. Yung pag meron hindi ako naintindihan, pinipicturan ko, sinesend ko paano to ganito. Alas tayo doon. Oh, tapos alam mo, may time na nagutom ako kasi hindi ko alam paano ipinditon yung lutuan dito. Oh, yung microwave din. Ang hirap. Yung lutuan, yung ano. Yung hair, di ba touchscreen yun? Di ba touchscreen? Touchscreen, sabi ko. Yung dito sana yung pindutin mo, dito yung ano. Yung apoy. Di ba? Sabi ko dati, paano ba ito po ipindot? Takot man ako kasi, alam mo, pag electric kasi, takot ka, di ba? Connotation natin yan sa Pilipinas, pag electric, correct, baka sumabog. Pero don't worry, kasi dito sa Germany, may scissor height yes, yung mga electric si ma'am, nila. Kabaya, dito. Kabaya. Filipina in Germany, Pinay po siya. Pero ask ko lang, Pinay rin ba ang rival mo? Hindi po. Hindi po. Ano, German daw ang ano German. Niya? German. Ano, hello Anit Vlogs Australia, kumusta? Salamat sa unit. I'm Christina Peras. Ako po Pinoy. Aso Pinoy ayan siya. Hindi ko alam na Pinoy yes pala. Yes. 'Yun yung masakit sa akin, Ate. 'Yun yung masakit sa akin kasi nga tinalo pa ako, inahas pa ako ng kapwa kong kababayan. Which is yun, hindi ka nag-iisa dong. Actually, maraming nangyayari yan. Alam mo anong pinakamasakit? Alam mo anong pinakamasakit? Nakatira sa amin within 6 months dito sa bahay. Parehas tayo. Yan ang hindi mo matanggap. Maniwala ka sa akin, hindi mo matanggap. Parehas tayo. Tumira din sila sa amin ng 1 month nang nasa Pilipinas kami. Hala. Oh my God. Diba? Nagsimula ang lahat. Siguro, sabi ko, siguro iniisip na yun. Ala, na nakatira na siya doon sa bahay sa sabi ni Ate. Akala ko hindi nangyari sa kanya. Nangyari din pala sa'yo. Oo. Pero wala kami. Nasa Pilipinas kami that time. So yung bahay, walang may iwan. Kaya yung pinatira namin siya at saka yung partner niya na best friend ng ex ko. Tapos sabi ko, sige, 1 month kami mawawala. Kayo muna bahala sa bahay. 1 month. Tapos, hindi mo pala alam na yun na yun. Kumbaga parang... Hindi pa. Actually, hindi pa yun. Kasi nasa good, ano pa sila eh. Nasa good sitwasyon pa sila ng partner niya eh. Mano pa lang sila. Bago pa lang. Kumbaga, bago pa lang silang nagsasama. So, wala pa yun. So, after 2 years nun, after ng anak, yun na lahat naglabasan na. I mean, normal talaga sa sitwasyon na ganun na mga bagay talaga. After ng anak, doon talaga. Pag hindi kayang ng mag-asawa na makontrol lahat ng temptation, talaga mawawala yung isang marriage, di ba? Totoo yan. So habang ikaw ay nasa Pinas, ang kabit na nasa bahay ninyo, siguro sabi niya, wow, ako yung magiging ano na naman in the future nito. Correct. Ang manunirahan nito. Paano ko gugulin yung buhay ng babaeng yun?
Uy, parehas tayo doon. Ganun yung inisip ko. Sabi ko, siguro nung nasa Pilipinas kami, sinasabi ng babae, ay, paano kaya in the future ako nakatira dito? Ang laki ng bahay, ang laki ng garden. Grabe guys, pareho kami ni ate ng sitwasyon. Sa sitwasyon diba? Ko naman, sa sitwasyon ko naman is, nagbakasyon kami noon sa Pinas. Mm. Nagbakasyon ako, 4 months ko sa Pinas, nagbakasyon kasama yung bata. Tapos yung kasama ko, kailangan bumalik dito para magtrabaho, November yon. 1 month. Okay. Uh-huh. Bumalik siya dito para magtrabaho, November. So ayun, kami ng bata nandun sa Pinas, nagantay, bali, kasi bumalik muna siya dito para magtrabaho, 1 month. So yun, yung pagbalik niya dito, late ko nang malaman na mayroon na palang pumunta dito na yung mga gamit ko na pang winter, sinusuot niya. Hello? Alam mo ba? Grabe yung galit ko noon. Hindi pwede na ganun-ganun na lang kasi buhay pa ako. Oh, di ba? Grabe. Tapos sinusuot niya. So habang yun, natulala ako, tapos bumalik na yung ano ko, bumalik na siya doon para sunduin kami, para bumalik na naman dito. Yun ko nalaman lahat-lahat. Nung pagbalik ko dito, hanggang sa nakatira sa amin, yun nga sinabi ko. Pero maniwala ka sa akin, alam kong nawala yung camera ko. O, nawala. Wait lang. Sabi ng camera mo, na ano na ako. Wait lang. Napagod yung camera ko. Uy, shout out, Oliver! Hello, Oliver Cagas! Kalma, ay, nandyan kalma. Si Oliver? Oo, Oliver, nice to meet you. Ayan, nakakausap ko din si Oliver minsan sa mga ano. I'm a fan. Shout out ka muna dyan habang ako ay mag-prepare dito. Mm, ayan, mag-join ka Oliver sa amin. Pwede ito pang 4, di ba? 5? Pwede yata. Di ko alam. Pwede ata eh. Pero bawal mag-join ng mga gwapo. Gwapo siya. Oliver, nice to meet you po. O, di ba? Oo, next time mag-meet tayo, sana ma-approve yung ano ko, leave ko, pupunta ako ng ano, pupunta ko sa inyo. Medyo malayo si Oliver. Pero alam nyo, pag ano, lugar-lugar kayo, yung magandang punta na malapit sa akin is Prague, Czech Republic. 1.5 hours lang ako galing dito sa akin. Nag-plancha ako while watching po. Ah, nag-plancha ka. Sige. Salamat. Thank you. Ang aga, man, ang aga mo naman na malansa ng ano? Susuotin? Shout out, Ninth Day Kainil Aquino, apo ko po doon. Kalma lang, napapanood ko na siya sa video call mo. Ay, kailan ka pupunta kay ano, Oliver Dong? Wala pa akong, hindi ko pa alam kailan magpunta kay Oliver. Ano, ma-schedule ka doon sa ano, springtime. Punta tayo springtime. May bakasyon ako sa springtime. Wait lang guys ha, kasi naano ako, nawala. Ahin, May. Ano, February pala. February pala. Hindi ko hindi ako makapag-promise kasi meron akong, anong tawag nito? Meron akong, ano sa... appointment. Sa February, hindi ko pa alam kung anong mangyayari ate. Dahil nga, okay. Naguluhan ako ngayon or magpatuloy yung trabaho or mag-ausbildo. Correct, tama yan. Correct. Ano mo muna? Isipin mo muna yung mga priorities muna. Correct. Correct. Priorities muna. Kasi, pero yun ang yung sinabi ko sa iyo. Sabihan mo si Dung napunta sa amin para dito tayo magkita-kita. O diba? Just lang. Text. Pag-uli, Kuya Dung, uy. Sinong nagsabi? si Oliver. Mauli ka daw. Nag-iisip pa siya kung mauwi ba siya o hindi. Kasi mayroon siyang mga plano. Mahal ang pamasahe ngayon, ate. Magkano yung pamasahe na ngayon? Nasa 1,000 kapin. Wow, malaki ah. Yes. Malaki. Tapos pagpunta mo pa ng Pilipinas, magagasto ka pa. Correct. Yun, correct. Pero kung ako nga to, the last na uwi ko was 3 years ago. Bago mag-corona, nasa Pilipinas ako. After noon, hindi na muna ako umuwi. Kasi nga, hindi man ako makaalis basta-basta. Pwede akong umuwi if ako lang. Ah. O diba?
Oy, Oliver, pinapanood ko yung ano mo, yung mga vlog mo. Enjoy, nag-enjoy ano, kumusta yung ano mo, bakasyon sa Hamburg? Malamig doon na. Pero malamig din ata kina Oliver, 'di ba? Mas malamig sa kanila. Sa akin kasi, nasa ano kami, middle kasi ng Germany ako, kaya iba. Pero I think si Oliver nakapunta na ng Leipzig. Nakita ko sa post niya, nakapunta na siya sa city ko. May kaibigan ka ba dito, Oliver? Mainit doon. Makapunta nga tayo ng Hamburg kung mainit doon sa Hamburg. Lubat na yung ano ko, laptop, saglit. Eh, charge ko lang. Ayan, ako ay okay na. Ay, nag-laptop ka pala. Hindi yung ano, sa pagbabasa, nasa laptop ako pag nagbabasa. Ayan guys, okay na po. Sige, i-shoutout ko muna sila dyan. Ano, nasa ano na tayong ano, ano na yung content na ano, usapan natin. Ayan, Oliver, kumusta? See you soon, Oliver. Pag-uli, Kuya Dongboy, ha? Ayan. Shoutout sa iyo dyan, Oliver. So, sana yung usapan natin? Aso si Aprilin. Yeah, kilala ko si Aprilin, Kilala Oliver. mo? Yeah, Kilala, kilala ko si friend Aprilin. na din namin. Talaga? So, oo. Na-friend na Taga-Leipzig pala namin. si Aprilin? Oh, nung during birth din ni Oliver, pumunta kami kay Oliver, tapos na-meet namin si Aprilin. Yun. Taga-Leipzig pala siya. Actually, magka-Facebook ata kami ni Aprilin. Hindi ko alam na magkaibigan kayo. Di ba? O, kilala ko Ganyan siya. talaga, ang liit pala ng world. So ngayon, Sorry. ay, meron pala akong sasabihin sa iyo. Meron ka bang mensahe? Ala, nawala na naman yung ano ko. Wait Nawala lang. yung ano mo. Bakit ayaw na pagsalitain ako? Nagagalit si ano? Anong nangyari sa camera ko? Aso, next time pag bumalik ka dito, Oliver, sa Leipzig, ano ka lang, mag-PM ka lang. Ah, Andito lang malapit ka ako. sa Leipzig, ate. Ano, Leipzig ako mismo. Ano lang, 10 minutes from Leipzig City. Ah, okay. Tapos Maganda. by car, mga 20 or 15 minutes. Pag S-Bahn, 10 minutes lang. Ano, apat na stasyon lang, nasa Leipzig na ako. Nangyari, nasaan tong? Naano yung camera ko? Tingnan mo. Ano, yung, oo nga, nag-hang. Iba yung lumabas. Nasa ano ako? Tauha by Leipzig ako. Bali, outside Leipzig siya. Yeah, Kleinusida. Yeah, oo, alam ko. Malapit lang yun sa akin. Ay, ano ko, actually, magka-Facebook kami ni Aprilin. I think, may YouTube channel ba si Aprilin? Meron. At talaga, ay, ano ko nga siya. I-ano natin. Hindi ko alam na mag-ano pala kayo. Ja, klaro, small world, 'di ba? Small world talaga. Ako na lang natira, Dong. Ako na may-ari ng ano mo, channel. Si Dong nahulog na. Andiyan ka pa, Dong, ah, diyan. O, 'di Oh, ba? nandito pa ako. Well, Ayan. ay, nakakatuwa naman ng ano, nakakatuwa na ano, na-meet ko kayo as in, nakakatanggal ng ano, nakakatanggal Yung ng stress? homesick. Yeah, Oh, stress, yung parang di totoo. matanggal yung stress. Pareho, may stress yung nagkita, yung nag-collab. Correct, totoo, pareha tayo ng stress sa buhay. So, yung last message ko, ay, yung last tanong ko sa'yo, meron ka pa bang mensahe sa iyong ex sa ngayon? Ano yung mensahe mo kung meron man? Wala akong mensahe sa kanya. Basta yung masasabi ko lang, enjoy life. Ay, yun lang, enjoy. Hindi, ano, sabi ko nga, yung alam yung natutunan ko dito talaga sa separation, sabi ko, life is too short na hindi mo i-enjoy yung buhay ba? Sa ano, sa mga pinagdaanan mo. Pero alam mo yung ano ko, sasabihin ko talaga, thank you. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa Germany. Kumbaga, nung bata lang ako, pangarap ko lang yun na sana Europe, makapunta ka na ako doon, di ba? Pero nangyari yun nang dahil sa kanya. Kaya sabi ko, it's very talaga
pinagpapasalamat ko. Kumbaga, sasabihin nga, iwan ko kung tamang term sabihin, utang ng loob. Diba? Ganon din naman ako. Ganon din naman ako. Malaki ang pasalamat ko sa kanya na pagpunta ko dito hanggang sa naging German citizenship ako. Malaki yung utang. Oh, tinatanaw ko na utang na loob ko yun. Okay. Yung mga tinutulong niya sa akin. Hindi ko yun makakalimutan din kung ano man yun. Na handyan pa rin siya, na supportive pa rin, na hindi pa rin niya ako pinapabayaan. Yun nga. Totoo. Pero diba? Correct. Totoo. Sa case ko, same din naman. Sabi ko, kumbaga, nangarap ka lang, tapos yung pangarap na yun natupad ng dahil sa ex mo, although other side, nagkaroon ka din ng sakit, pero mas nangingibabaw pa din yung pasasalamat mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon dito. Kung anong mayroon man ako ngayon, nang dahil din sa kanya. And of course, nagpapasalamat ako kasi kung hindi dahil sa kanya, wala akong kambal, which is, that's, sabi ko nga, love of my life. Kahit ano pang ano dito sa mundo, hindi ko ipagpapalit yung mga anak ko. Kahit sino pang, umaga, yung sabi nga nila, yung asawa, yung partner, mapapalitan. Pero yung anak, hindi yan mapapalitan, which is siya, sila yung kayamanan ko sa buhay. Kaya nga nasusumikap tayo sa buhay. Kahit magising ka ng alas 4 pa lang, maglalakad ka kahit may snow, ang lamig-lamig, maglalakad ka, magbubuhat ka ng mamabigat, pero dahil nga mayroon kang dalawang anak na kailangan mong itaguyod, kailangan mong gawin. Kaya sabi ko nga, thank you, kasi kung hindi dahil sa kanya, wala akong anak ngayon, na pangarap ko lang dati na sana magkaroon ako ng anak na kambal, na mistiso or mistisa. Pangarap ko lang yun nung maliit pa ako. Habang nagbabasa ako ng mga telenovela. Tapos yung ano na yun, yung pangarap na yun, nagkatotoo ng dahil sa kanya. Kaya sabi ko, maraming salamat. Sa ngayon, of course, I'm happy din kung anong buhay meron siya. Kasi kasal naman sila ng bago niyang ano ngayon. Kasal na sila. Hindi ka invite? Hindi ka na in-invite? Ay, hindi naman ako pupunta doon. Uy, sasabihin ko, itay, ilang kasal! Diba? Anyway, ilang kasal! No? Ganyan talagang buhay. Ako, yung pangalawang pasalamat ko pala is, yung nagpapasalamat ako sa kanya dahil kung hindi nagkaganoon na medyo, ano, hindi ako nagiging independent ngayon. Kumbaga, parang lalo akong naging strong at lalo akong naka-learn sa aking sarili ba na, ay, ganito pala to, kung ikaw na lang mag-isa ba, ikaw na lang yung gagalaw-galaw lahat. Oo, yun. Lalong nagiging independent ka ba, na-train ka na, ah, kailangan ko tong gawin dahil wala siya, ako na lang mag-isa, parang ganun. Akin naman, natutunan ko kilalanin yung sarili ko after the breakup. Ay, yun, hindi mo pa alam yung pangalan mo? Charot lang. Naging ulyanin ako. Yun nga, yung kilalanin yung sarili mo, yung mga, ha, kaya ko palang gawin ito lahat nang walang ibang ano, yung hindi ka nakadepende. Alam mo yun? Yung mga, kasi naano tayo eh, nasanay tayo sa buhay sa Pilipinas na pag-asawa ka, dapat dependent ka parati sa asawa mo, which is not. Dito sa kasi sa Germany, kanya-kanya. Asawa mo man siya o hindi, may kanya-kanya yan. May respeto yan sa bawat isa. Alam mo yun? Maski nga, experience mo yun dong na yung sulat dito, pag hindi nakapangalan sa'yo, hindi mo i-open? Correct. Tama. Correct. Sa mag-asawa, ganun dito. Pag hindi nakapangalan sa'yo, hindi mo i-open kasi hindi mo nakapangalan sa'yo kasi asawa mo yan. Ganun. Sign of respect. May mga dumating na mga sulat, kung nakapangalan doon na kayong dalawa, ayan, pwede mo i-open kasi dalawa kayo. Pero pag sa kanya, kailangan mo siyang sabihin na ganun. Ganyan din ako, pag may dumating dito, pinapakita ko ito, o may dumating dito, pag sinasabi na, i-open mo, picture mo, send mo sa akin, ayan, in-open ko. Correct. Tapos, pero pag sa akin lang yun, nasa baba pa ako ng briefcase din, gusto ko nang i-open kung ano talagang laman. Pares tayo yung ganun. Oo. Din. Yung excited ka ba, ano kayang laman noon. So di ba, ang daming, yun ang dito sa Germany, yun yung dapat talaga nating paghandaan. Yung marami tayong ma-learn talaga ba na bawat araw na, lalo na yung mga may darating na mga sulat na, oh, ako, yung may-ari ng apartment na may magpunta dito na mag-inspect ng heater, ng ilaw, ng ano, kung kailan. So ikaw din,
para kang baliw na yung time na yun na magpunta dito, kailangan mo din yung tanungin sa, sabihin mo sa company mo na dapat free ka sa time na yun kasi may magpunta dito, mag-check ng everything dito, chine-check guys. Totoo yan. Tapos, yung mga fire alarm, kailangan may mga ganyan. May mga appointment dito na magpunta sa bahay. Kumbaga, magbigay sila ng appointment. So, dapat alam mo na, hindi sila basta-basta napapasok agad. Hindi. May mga, every galaw dito, may mga appointment talaga. Totoo so, yan. Ayan yun dito sa Germany, kailangan paghandaan. Totoo yan. Yun. Very true. Kaya sabi ko, marami tayong as foreign, hindi naman tayo masasabing foreign na dito kasi dito na tayo napatira. Pero marami tayong natutunan dito na hindi natin yan nawala sa atin. Which is para tayong, actually, totoo yung culture shock. Totoo talaga yung culture shock. Maano ka, magiging ano ka dito, magiging para kang knowing know-how. Yung hindi mo alam yung hat yung gagawin mo. Pero later on, kalauna, nag-a-adjust ka. Of course, matutunan mo din yung lahat ng bagay. At until now, kahit 8 years na ako dito sa Germany, nag-a-adjust pa din ako hanggang ngayon. Until now, nag-a-adjust. Sabi ko, ay, ganun pala yun. Hindi ko alam. Mga ganun na bagay na which is, na ano mo. Ito, na nalalaman mo. Hi, Ma'am Strawberry Girl. Maraming salamat sa iyo. Yung wish mo, Ma'am. Nagkabuto. Oh, siya yung nag-isa na nag-push. Push. Push mo yan. Isa ayan, nagkatutunan yung wish mo. Nagkaano kami, nagkakulab din ni Oliver. Salamat sa pagdating. Ano, Oliver Ninidong, salamat sa pagdating. Pero ayan. That's true. Nag-enjoy ako sa ano namin ni Dong. Ang dami namin palang hugot. Ang dami namin hugot, pero Dong. Wait lang. Meron pa akong message. Ayan. For sure, manonood dito yung third party kasi ako din nag-ano din ako yung third party sa ano namin. So iwan ko lang sa iyo eh, siguro sa iyo hindi pero ako syempre Marites din yun. For sure kung nanonood ka man ganito yung iparating ko sa iyo. Alam ko every time parati mong sinosulsulan or binibrinwas yung ano ko. Asawa ko pa yan eh. Hindi pa kami hiwalay. So, makinig ka sa live ko na to. Pag ako'y inano mo talaga, kunti, actually, friend, kunti na lang talaga yung pasensya ko. Kasi every time, meron akong ano, magtataka na lang ako na yung isa, chinachat ako na ganun daw, bakit daw ganun. Kasi siya yung parating nagsosol-sol eh. Pag once, mag-aaway na naman kami parati dahilan sa iyo kasi ikaw yung nagta-translate eh. Huwag mo akong subukan. Baka time na talaga na ikaw ay mag-trending. Ako nanahimik na ako dito sa ginagawa mo. Punyeta basta. Sa ginagawa mo sa pagsira mo sa ano namin, ako ay nanahimik lang. So pag mayroon akong sama ng loob minsan sinasabi ko bakit ka magagalit at saka sasabihin mo sa kanya? So, hindi niya malalaman yon friend, kasi nga, hindi niya alam kung ano yung mga pinagsasabi ko, kasi hindi niya naintindihan. Kasi may ibang nagsasabi sa kanya, pag once ako ay ginugulo na naman, malalaman mo na kung anong mangyayari. Kasi ako ngayon, hindi ako galit, hindi ako takot. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, alam niyo, dapat sana kayong mga kabit, alam niyo na yung sitwasyon na gaya ng nangyari sa iyo na married yung tao, may karelasyon, bakit kailangan yung guluhin? Bakit hindi kayo umiwas? 'Di ba? 'Yun. 'Yun lang ang masasabi ko, ang maano ko sa mga kabit diyan. Pag nakikita ninyo yung tao na married na, my partner na, my girlfriend, kahit girlfriend yan, dapat sana, huwag nyo niyang guluhin para, lalo na may bata, gaya mo, di ba? Tapos, nabigla ka na lang na, oh, ganito pala yun, umuwi lang kami sa Pinas, yun pala, ano na. Kasi, dito kasi sa Germany, parang open sila dito, kumbaga sa kanila wala yan, pero tayo, as Pinoy, dalhin pa rin natin yung ating kulturang Pilipino na gano'n, na respeto, hindi porkit inaano ka or ano na lang,
ipagpalagay na lang natin, friends, sana na hindi alam na ano kayo ay kasal. Pero, in fact, na nalaman mo, nalaman nyo na late pala na kasal, married, bakit kailangan nyo ipagsapilitan yung sarili nyo? Aber? Yung tanong ngayon is nagsasama ba sila? Ay, malamang. Ah, okay. Tapos, diba sabi doon, ko nga sa'yo, iniwan ako dito, parang inano lang ako, tapos doon, nagsama sila. Kasama yung bata. Ang masakit yung bata nandoon. Hmm. Ano mo? Love mo pa ba siya? Sa ngayon, siguro, doon na lang ako nakafocus sa bata. Hindi na sa ano, hindi na sa kanya. Masakit yun ah, kung andun pa din kasi yung love. Ayun ang mahirap kasi. Pero sa sitwasyon ko naman kasi nga mahal mo yung isang tao, kaya nagparaya ako. I mean, kahit ako yung original, of course. Mahirap naman kasi lumabang ka pa ng lumaban, tapos correct. Wala na palang rason. Ako hindi na po lalaban. Ka. Gusto ko na, manahimik na lang ako kasi nga, lalo na nag-vlog tayo kasi naapektuhan yung ano ko, yung content ko. Kasi nga, good vibes lang tayo. Correct. Pero ang sa akin lang, ayaw ko lang na parating ma-brainwash yung bata, siya, dahilan sa kanya. Kasi kung parating ganun, parati akong inaano ng isa kasi may sinasabi yung isa ay hindi pwede yun sa akin. Ngayon, ako kinikim-kim ko talaga yung galit. Kasi kapag ito'y sumabog, humanda. Yun lang. Kasi ako nananahimik na ako. Yung, kumbaga, nililibang ko na lang ba sa pag-vlog, pag-content. Yun nga, makikita ng iba, ang saya na ni Dong, ganun-ganun. Yun lang, sa camera lang, syempre. Kasi pangit naman, parati na tayong ganun. Marami akong nakukuhang mga magagandang aral galing sa iyo at saka yung mga ano din natin, yung mga viewers natin, marami. Totoo. At saka humanga din ako, syempre iba ka, babae ka. So, humanga din ako na nakayanan mo. Sana wag mo lang halimbawa darating yung time na mag-isip ka na ay hindi ko na to kaya. Isipin mo lang ako. Ayun. So, tawagan mo lang ako, ganun ko kailangan mo makausap, ganun lang. Honest to goodness do ngayon sa at this moment I'm okay 100% ano na ako, move on na ako. I mean okay na ako kasi tumatawa na ako. I mean kaya ko na yung buhay na wala sila, wala siya. Wala na, as in kaya tumatawa na lang ako. Napansin mo, tinatawa ko na lang na ano kasi nga sabi ko okay na kasi once yung tao kasi nag dumating ka dun sa punto na nandito ka pa, tapos may stages kasi yung ano eh, yung moving on. So nasa sitwasyon na talaga ako na accepted din ko na lahat. Wala na akong magagawa kasi nga kasal na. Kumbaga okay na ako. So ngayon naman yung sarili ko, friendship na lang, ganun na lang. Yeah. Yung ngayon naman, inaano ko yung sarili ko. I'm not closing naman door sa mga nandyan. Baka may nagpapansin na hindi natin pinapansin kasi yung sarili natin nakapokus lang sa mga anak natin. Pero sabi ko nga, I'm waiting kasi for a sign na sa, may ibigay man sa akin si Lord. Yung tao na this time, hindi ka napapasasaktan. Ilalab ako kung ano ako, irerespeto ako kung anong kultura mayroon ako, i-accept niya na Pilipina ako, i-accept niya, irerespeto niya yung pagiging Pilipina ko, and of course, ilalab niya kung anong mayroon ako, which is yung dalawa kong anak, yung tatanggapin niya ng buong buo. Correct. Na kaya niyang sabihin din na kaya ko din silang maging, ituring ko din na anak. Yun ang importante sa akin eh. Yun, so pag dumating man nan yung time na yun, si God na yung bahala. I'm not closing naman my door kasi sabi ko nga, Diyos ko, ayaw ko naman tumanda ako na mag-isa lang ako. gusto diba? Gusto ko naman yung upo sa akin minsan, na may masimas ng buhok diba, ko. Minsan kasi, dito, Diyos ko, lalo na yung ngayon, panahon ngayon, ang lamig-lamig. Oh, tinglamig, diba? Tinglamig. Yan naman talaga, diba? Sa atin, diba? Minsan sabihin natin na, ay ang sarap ang sarap na tumira na yung ikaw lang mag-isa or kasama mo yung anak mo, wala kang ibang ano ba, wala kang ibang iisipin, yung sarili mo lang o anak mo. Pero darating talaga yung time na gusto mo talaga yung may ano ka, kayakap na ano ba, oy yung lalo na malamig, ganun ba? 'Di ba? Iba talaga yung ganun. Yeah.
Totoo yan, Mami Strawberry Girl. Just treat your ex with respect. Totoo yan. Sa totoo, I respect my ex kasi never kong siniraan yung ex ko sa mga anak ko. Never. Never ko yan. Kasi sabi ko, tatay sila ng mga anak ko at nire-respeto ko siya as tatay ng mga anak ko. Until now, wala silang maririnig yung mga anak ko na sasabihin ko, yung tatay mo ganito, to. Hindi. Never ko yan ginawa. Correct. Kasi... alam kasi pangit mahal. Din yun, mag-brainwash yung mga bata. Correct. Kasi alam ko din na love ng mga anak ko, yung tatay nila, love din nila ako as nanay nila. Kaya andun kami, mag-usap man kami, professional kami, para lang sa mga bata. Wala na yung mga ibang ano. Kung pupunta na siya dun sa sitwasyon na iba na yung usapan niya, yun, lumalayo na ako. Iba na. Kasi sabi ko, ayaw ko na ng gulo. Kaya sasabihin ko, correct, mag-usap na lang tayo next time kung para sa mga bata. Pero once na wala sa mga bata, choose. Sabi ko, alis na ako kasi ayaw ko na ng stress. Parang, what if, pero hindi na siya humahalik sa'yo. Kasi normal yan dito, lang yan dito. Ha? No! Yung magkita kayo. No, hindi. Ayaw ko nga magpakita eh. Ah. Ayaw ko nga magpakita. Tinatry ko nga na hindi magkita kami. Be communication namin last tawag lang or text. Never. I think for the last 6 months, nagkita lang kami 2 times lang kasi iniiwasan ko talaga na hindi makipagkita. Totoo. Kasi yung mga anak mo... Yun lang talaga dyan. Ang importante dyan talaga, ate, ganito yan. Ang mga anak mo, hindi ma-brainwash ng papa hindi niya. Hindi ma-brainwash ng bagong asawa ng papa niya. Kasi ate, yan minsan ang dahilan eh. Correct. Yung mabinwa sa kabila, pagdating dito, mag-iba yung bata. Hmm. Oh, yun nga bang, grabe, ang hirap i-explain. Hindi, sa sitwasyon ko naman kasi mahirap na yan mangyari. Kung bakit? Very close yung mga anak ko sa akin since nang pinanganak ko sila. Very close yan. Kaya kahit ano pa yan, hindi talaga yan mangyayari na ma-brainwash sila kasi... Ilang taon na yung mga anak mo? 8 years old na sila. Ah, may ano na, may edad na. May isip na yan. May isip na. At saka since nang pinanganak sila, hands-on talaga ako sa pag-aalaga sa kanila until now. Nagkaiba lang, pero kahiwalay kami. Pero wag mong sabihin na hanggang sa ano na lang talaga. Siyempre, darating yung time na maraming mga tanong. Ang mga anak mo, bakit ganon, ganyan? Diba? Sa ngayon, hindi pa nila masyado alam anong nangyayari. Bakit ganon si mama nakahiwalay kay papa? Bakit si papa mayroong iba? So, actually, sa ngayon, hindi pa nila maintindihan. Na-explain ko na din naman sa kanila. Kasi minsan ata nagtanong yung silang dalawa, sinasabihan, Mami, yung isa kong anak sasabihin niya, Mami, alam mo, gusto ko magkaroon ka ng ano, yung makakasama mo dito sa bahay kung wala kami. Kasi alam, yung kasama ko dito is yung mga teddy bear nila. Nasa bed yan, ang dami mga staff to. Pangalan niya, may mga pangalan. Pag wala sila, sabi, Mami, ito yung mga may iwan ha. Ito ako, si Alex, ito si Max. So, iwan yan, sabi niya yung isa. Sabi niya sa akin, Mami, gusto ko, Mami, mayroon kang bagong ano, makakasama dito. Yung bang ano, magpakasal ka, sabi niya, mag-asawa ka. Sabi ko, anong mag-asawa? Dali-dali mo sabihin, mag-asawa ka. Hindi kasi pag wala kami, mag-isa ka lang, wala kang kasama dito sa bahay. Sabi ko, meron man akong kasama. Uy, yung YouTube, unang sasalita ako parati. Tapos, isa naman. So, ano pala yung tipong hinahanap mong lalaki? Ilang taon ang gusto mo, ano yung tipo? Baka may makita ako dito, ibigay ko sa iyo. Kailangan niya magpunta ng live chick at dito na manirahan. Hindi ako ang pupunta dyan kasi may anak ako. Yun ang isang rules. At ilang taon ang walang limit. Ay, huwag naman sana yung ano, kung yung importante sa akin, ma-in-love ako. Ay! Yung importante yung makalakad pa. yung carry pa. Oh, di ba? Asan ka pa? Meron nang ano, Ate Irene, tapos pag matanda na siya, aalagaan mo siya. Kasi marunong na ako paano mag-alaga ng Ligi matanda, di ba? May mga technique na akong ginagawa ngayon, diba? Paano mag-alaga sa matanda. Ikaw na yung mag-alaga sa kanya.
Oh, pero talaga yun. So yung isa na masasabi niya, Mami, ayaw ko, gusto ko pa din na sana kayo ni Papa. Yung mga sitwasyon na ganun, na mahirap mo siyang i-explain sa mga anak mo, ganun, di ba? Pero sasabihin naman ng isa, pero hindi na pwede kasi si Papa, nag-kiss na siya sa dun sa iba. So meaning to si Papa, may asawa na siyang iba, tapos hindi na niya love si Mami. So, diba? Correct. Basta, ang importante talaga, pag makakita ka ng bago, panibago mong kasama, importante, number one talaga, na ma-accept niya na meron, na matanggap niya meron kang anak. Correct. Pero dito sa Germany, sa mga nalalaman ko, accept na accept nila parati yung mga anak, may mga anak na. Correct. Kasi, tapos, yung iba nga, ina-adapt pa nga eh. Correct. Tapos, walang problema talaga. Ano sa kanila, wala dito silang pakialam sa background mo kung ikay dalagang correct ina, kung ikay may dalawang anak, or ikay na-divorce, or ikaw yung ano yung nakaraan mo. Wala silang pakialam. As long as nagustuhan ka ng isang German, ina-accept nila yan. Yun ang pagkakaiba. Unlike sa atin, may background check-up pa. Wala. Sila dito kasi hindi. Open sila sa lahat ng bagay. Yun lang ang maganda. Open sa lahat ng bagay, pati sa for mga sure. Oh, na for sure, ate. Marami pang darating talaga sa iyo. Maniwala ka sa akin. Di ba, guys? Napakaganda ni ate Irene. Filipina in Germany. Maganda siya, di ba? So, marami pa dyan. Siguro, hindi pa lang talaga timing na, na ano ka. Na... Magdilang anghel ka. Ayan. Kasi nandito ka na eh. Nandito ka na sa Germany, so chance mo na. Sarap. Oo. Actually, so anyway, no, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Ilang oras na tayo? 1 hour and 25 minutes. Maraming wow salamat guys sa inyong pagsama sa amin ni Filipina in Germany. Ayan, parati kong nasaisip ko ba, kabayan in Germany. Kabayan. Iba yun. Din vlogger dito. So siguro, sana darating yung time na magkakita tayo in personal, na yeah, maano ko pa yung life story mo, ganun. Mamit ko rin yung mga bata. So, ayun. Mag-chat lang. Sana, maging okay ka this Christmas. Hindi ka malungkot. Kahit na, ayun, alam mo na. Actually, Dom, yung plano ko sana, kung ma-approve man yung New Year leave ko sa 1 holiday na ako until 6, plano ko sana is mag-New Year dyan sa inyo. Yun ang plano ko kasama yung mga anak ko. Pero until now, hinihintay ko pa yung dance plan ko kasi yung 1, naka-prudence ako. Sabi ko, ba't may trabaho ako sa 1? Akala ko nag-wish ako na free. Kasi once mag-free ako sa 1, meaning to say 31, wala akong trabaho. Wow! As in, New Year talaga, bakasyon ako. Oh, ako nga, mayroon akong work sa 25. Dalawang dance ko ng Saturday tapos Sunday, mayroon ako. So, medyo mahirap. Pag hindi ako makaselebrate ng... Late na ako makaselebrate ng 25. Kasi dito sa Germany, guys, 24 pa lang ng hapon, celebration na ng... Di ba, sa atin, 25. Dito sa Germany, 24 pa lang ng hapon, nagsimula na. Correct. Ako, may duty naman ako sa 24 ng gabi. Nag-request kasi ako niyan. Heiligabend sa German. Heiligabend. Yeah, which is Christmas Eve, mayroon akong trabaho, panggabi ako. Kung bakit? Gusto kong i-spend yung Christmas Eve kasama yung mga inaalagaan kong mga matanda since sila kambal na sa tatay nila. Pero the next day, free ako kasi na-request ko talaga sa boss ko na magtatrabaho ako Christmas Eve kasi gusto kong maiba yung New Year ko this year kasama siyempre yung mga inaalagaan ko kasi iba yung feelings. I don't know. Siyempre, naintindihan ko sa doon. Yung trabaho ko is very, unstrange. Hindi siya correct ganun kadali na trabaho. Pero sinasabi ko rin sa'yo na hindi ganun kadali yung trabaho mo. Kasi nakikita ko yan araw-araw sa trabaho ko kung anong ginagawa nila. Kaya hindi ko kaya. So sabihin ko sa'yo, susubo talaga ako, hindi ko kaya yung trabaho mo. Pero kung gano'ng kahirap yung trabaho ko, mas mahirap yung sa'yo. Oo. Pero mas may pasensya kasi unstringin ako doon. Oo, yeah, may pasensya ako. Kahit na yung matanda minsan truck. Oh, matiming ka sa matanda na maldita or yung nananapak. My God. Oh, nananapak. Meron talaga yan. Ako. Nasasapak ako. Oy, pero sige lang. Sabi ko, naintindihan ko kasi hindi man niya alam yung ginagawa niya. Ah, demens na siya. Demens, yeah, demens, totoo. Pero sabi ko nga, love na love ko sila. I don't know. Iba yung iba yung fulfillment mo sa trabaho mo, yung araw-araw kang may napapasaya kang tao. Kasi doon
yung mga tao doon, hindi man sila araw-araw may bisita. Minsan nga walang bisita hanggang sa sila mamatay na. Totoo yan. Kasi nga, ang mga matatanda, gusto niya nila ng kausap. So ako, gaya ko, sa room, magtatagal ako dyan hanggang 5 to 7 minutes. Kasi nga, every room yan. So marami pa akong room. Hindi ako pwede magtagal dyan ng 10 minutes, 15 minutes. Kasi marami pa akong dapat asikasuhin. So yung ibang mga matatanda, guys, minsan sinasabi na ako daw ay snob, hindi daw ako nakipag-usap sa kanila. Mahirap kasi, kasi ang sarap makipag-usap sa kanila. Masarap makipagkwentuhan sa kanila anong mga nangyayari noon. Pero yun nga lang, meron tayong limit sa ating time. So hindi tayo makachika-chika sa kanila. Kasi guys, pag sinimulan nyo na sila ng topic, hanggang ano na yan, hanggang yung aalis ka na, sasabihin, shade. Si Abin, can it cite for me? Kanang baga, wala na daw time para sa kanila. Kasi parati yan, ganun sila, yung walang kausap, nabuboring lang yan. Kasi kain lang yan sila, tulog, magkapi, ganun. TV, manood ang TV. Yung iba na din-depress. Yun ang life nila. Totoo yan. Kaya minsan, kahit sabi ko, sana yung 24 hours, no? Minsan nag-overstand din ako. Minsan nag-overtime ako kahit wala na yung overtime payment. Kung bakit, ano pa ako sa mga matanda? Yung iba na bibigay dyan ng pera. Yan. Lalo na ngayong December, nag-antay ako. May magbibigay talaga. Kaya ang technique dyan, kung saan ka na na-assign, anuhin mo talaga yung anong kailangan mo? Kailangan mo po ba ng ganito at ganon? O di ba? Totoo yan. So, hanggang sa maging close kayo. Pero totoo naman yan. I mean, nasa ano talaga natin, attitude talaga natin mga Pilipino. Sa kahit saan tayo mapunta talaga when it comes sa trabaho natin, dedicated talaga tayo sa trabaho natin. Tama totoo yan. Totoo. Kaya nga mahirap talaga, mahirap. Iba talaga ang Pinoy, guys. Totoo lang. Iba talaga tayo mga Pinoy, malinis na hardworking, kaya ano sila sa atin, yung may trust talaga. Totoo. Tapos alam mo dong sa nangyari sa trabaho ko, ako yung first Asian na nagtrabaho sa Haim last year. I mean, last February lang ako nag-start. Tapos siguro nakita ng chef ko, ay maganda pala na mag-multi ano na tayo dito sa Haim. Ngayon, ano na kami, umabot na kami ng 5 Asian na nagtrabaho doon sa Haim after ng pasok ko. Pero ikaw lang yung Pinay, yung iba. Ako iba, lang yung Pinay. Yung iba is Mongolian, yung iba from Myanmar, yung iba naman from Vietnam. Pero the rest, ako yung Pilipina lang. Kaya sana may mag-apply pa na ibang Pilipina doon kasi kailangan talaga namin ng trabahador. As in, grabe yung pangangailangan. Parating kailangan ngayon. Yan ang in demand. Sa mga nanonood ngayon, guys, sa mga nag-aaral pa, mga ano pa dyan na nasa Pinas pa, sana iano ninyo dito sa Germany kasi ang in demand ngayon is nursing. So kung kayo ay nakapag-aral lang nurse or mag-study kayo ng German hanggang B2, guys, maraming trabaho dito sa Germany sa mga nurse. Especially yan ang nurse in demand ngayon. Correct. Tapos ibang profession, correct. Ibang profession sa atin, hindi yan dito kailangan. Pero nursing talaga, grabe yung pangangailangan dito. Kaya sinasabihan ko din yung mga, syempre, yung pamilya ko o mga kaibigan ko sa pinasabi ko, alam nyo, although mahal yung maging nursing, I think may mga scholarship naman. Why not yung mga anak nyo talaga is ipurso yung nursing kasi opportunity talaga yan is makapunta ng ibang bansa, lalo na dito sa Europa. Totoo, as in, grabe yung pangangailangan dito namin. Mahirap, pero yun ang problema dito. Tao, trabahador, wala kami dito. Walang trabahador dito. So ayan, ako naman is, hanggang sa ngayon, kaya nga yung bagong upload ko, sana maraming mag-comment doon, mag-advise sa akin, kasi nag-antay ko ng advice ninyo kung ano talaga. Kasi ngayon, litong-lito pa ako kung diyan na lang ako magtrabaho hanggang mag-ipon or kailangan ko na lang muna i-upgrade yung sarili ko na mag-aral kasi minsan kasi iniisip mag-aral pa ako 3 years, my God, 34 na ako. Ako nga doon, 41 na. Na ako ba yung parang yung tagal, ganun. Minsan nalilito yung isip ko hanggang ngayon pero try ko muna magmuni-muni. Hanapin yung sarili ko kung ano talaga yung maganda. Kung ano yung opportunity para sa akin. Correct. Doon kat doon sa trabaho na alam mong magiging masaya ka. Andun yung fulfillment mo.
Correct. Kasi mahirap kasi magkaroon ka ng trabaho na hindi ka masaya sa ginagawa mo. May nagsabi, Sir Dong, if midwife, pwede ba dyan mag-work? Ang sa pagkakalam ko kasi, nurse talaga, dapat graduate ka ng nurse. Siguro nga, friend, no, kahit graduate lang ng nurse, wala pang experience siguro, tapos mag-German, mag-study ng German language, tapos, kasi merong iba eh, yung wala pang experience, kinukuha na, basta may B2 lang. Correct. B2 sa Germany. Kasi alam ang midwife kasi, ano lang siya, mababa siya dito. Kasi kadalasan, sa pagkakalam ko dito is, graduate talaga ng nurse yung mga kinukuha sa yeah, dito sa registered Germany. Nurse, ginaw. Registered nurse talaga. Correct. Kasi, tapos, pero gaya namin, mga immigrant dito, hindi naman kami registered nurse. Hindi pala ako kasali, ikaw lang pala. Si Ate Irene, hindi siya registered nurse sa Pinas. Tama ba ako? No, I'm not. Kumbaga, immigrant lang siya dito. Nag-aral lang siya, tinatawag dito na Ausbildung, kung sa atin pa ba, TESDA. So, correct. kung helper ka, nasa 1 year yung ano yung aral. Nag-aral correct. Ka habang, schooling habang working. So, correct. After 1 year, pwede ka na magtrabaho. Iba din yung tinatawag na license ka na talaga. Examiner, 3 years yun. Yeah. So, after nun, mag-aral, kinanglan mo mag-exam para magiging license ka na. So, makapagtrabaho ka na ng dito. Nurse din, pero sa mga matatanda. Actually, that's my plan. Actually, talaga, plano ko talaga maging ano yung mag-fachcraft. Kumbaga, sa, yun, nursing nga, sabi ko nga. Hinihintay ko lang, baka mabigyan tayo ng chance sa company namin, sa trabaho ko ba. Kasi, actually, yun ang in-applyan ko sa trabaho ko. Pagpasok ko pa lang nung sabi ko, gusto ko talagang mag-aral, sabi ko. Pero nandun ako ngayon sa trabaho ko, sabi ko, wow, may edad na pala ako, no? Sabi ko, may edad na pala ako. Pero why not? Kung dumating man yung opportunity sa trabaho ko na mag-offer sila, i-grab ko. For the correct. Meantime kasi, gusto ko munang hasain talaga yung pagiging, yung language. Kasi mahirap kasi mag-aral ka na hindi mo hasa yung language. Kasi iba yung grammar na ginagamit sa daily conversation ng isang tao. Unlike doon sa talaga, yung communication talaga, totally different. Correct. Maano ka, masyasya ka talaga. Sabi ko, kailangan aralin mo talaga lahat. Ako talaga, yun na lang talaga yung last chance na ano ko talaga. Kung ako ay mag-aral man, yung sa ano ako, kindergarten ako magtrabaho, yung tinatawag dito Earth Year. Kasi pag nakikita ko talaga yung mga bata, guys, alam nyo, maniwala ko sa hindi, pag nakikita ko yung mga bata, lalo ng mga maliliit pa kahapon nakita ko, yung parang nawala lahat yung problema ko, parang inisip ko, uy, parang pag ako ay magtrabaho sa kindergarten, mag-aaral ako habang nagtrabaho, pag ako ay nasa on the job talaga, magiging ano ako talaga sa mga bata, yun mang, kahit marami kang problema o marami kang ginagawa, makita mo lang sila, lalo na, friend, lalo na pag nakikita nila, ibang lahi tayo, na-amiss sila. Tapos yun. Maski sa ako, ako din sa trabaho ko, kasi yung pasok ko, ako yung first na Asian doon, ang liit-liit, sabi niya, asan na yung si ano, Kleine yung pangalan sa akin, sabi niya, ang liit daw, asan na si liit, yung itim yung buhok na mahaba. Yun ano, iba kasi, iba tayo, pero talaga iba. Si Dong kasi iba yung gusto niya, yung sa mga bata. Ako naman dito sa, actually, tinanong ko din yan. Naano na ako sa mga matanda na nagsawa na ako. Gusto ko naman mga bata, alagaan. Diba? Sige, Godong. So, isipin mo lahat, pero yung sinabi ko nga sa'yo, kung opportunity yan, why not? Bata ka pa naman, 35 ka pa lang. Ako nga, matanda na, nangangarap pa din eh. Kasi iniisip ko, sabi ko, kung ako parati lang nagpaplano, mag-aral ako, ay, hindi na lang, magtrabaho na lang. Hanggang darating naman yung taon, 23, 24, yung time ba, nasayang ba? Samantala, kung ginawa ko yun, siguro, ilang taon na lang, no? Samantala, itong trabaho ko, anytime, halimbawa ako ay mag-resign, anytime, pwede naman ako makahanap ng trabaho na sa ganito. Pero yung pag-aaral, iniisip ko, dapat maaga pa lang ginawa na para, kumbaga, hindi nasayang yung oras ba? Parang ganun ba? Kasi yung trabaho, makikita mo naman anytime. Pero yung pag-aaral,
kailangan ka talaga mag-ano, dapat talaga na simulan mo na para hindi ka na maiwan. Totoo yan. Agree kaya ako ng ibang nang iwan sa'yo. Ay. Nagiging seryoso na tayo. Magpatawa naman tayo. Eh, para hindi sila ano, ayan, no? Sabi mga, yan, ano guys. Ba yung stream nila? Hugot man lang yung stream nila. Ayun lang. Pero totoo yan. Agree ako dyan. Kaya kung ano yung ano mo plan dong, iporso mo yan. Kasi bata ka pa. Hindi pwede, dito sa Germany, hindi pwede na kung ganyan ka na lang, ganyan na lang. Dapat i-improve mo din yung sarili mo, no? I-upgrade. Correct. Hindi dapat na nandiyan na lang. Madiskarte, ganun. Madiskarte. Kasi dito, diba, mabubuhay talaga yung tao dito pag madiskarte. Sabi nila, si Dong, puro lang salita ng salita, pero hindi naman ginawa. Diskarte ba, baka ba, pag hindi ko gawin to ba, baka hindi ko gawin, dumating yung time, balikan nilang tong live na to, tapos sabihin, ito yung live mo, sabi mo dati, gawin mo, bakit hindi mo nagawa? Gawin mo kaya. Pero totoo dong, proceeded. Kumbaga, nasa ano mo kami? Nasa... Oh. Good morning sa lahat ng ating mga manonood. Ayan, hindi tayo iniwan, 54. So, ayan. Yung ano ko, allergy, yung mata. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa amin ni Filipina in Germany, sa inyong suporta sa amin. May bago na naman tayong kaibigan, guys, from Germany. Siyempre, i-support din natin yung ating kababayan na nandito sa Germany. Ganyan naman talaga. Yeah, ang ating layunin. Oo. Ayan. Sabi nga. Pwede niyo puntahan siya sa kanyang YouTube channel, Filipina in Germany. Walang ibang maganda dyan na may dalawang anak. Ayan. Lagits na. Lagits. Shoutout kay Ma'am Anit Vlogs. Bago po tayo mag-end, friend, mag-shoutout tayo sa kanila. Ma'am Anit Vlogs, Australia. Wow. Hello, Nit. Kumusta? Ma'am Marilyn Farby, Mika Balo. Ayan. Ako po ay nag-aantay ng regalo ninyo. I-PM niyo lang ako, ibigay ko yung address. Charot. Ay, friend, di ba? Meron kang ipadala? Napadala, meron. Napadala na? Ay, hindi pa tapos. Gusto mo makita kung anong itsura? yung sa loob, wag lang, yung cover lang. Ano yan? Ano pala yan? Taglit. Kasi guys, si Filipina in Germany, merong ipadala sa amin na regalo dito sa Bonn. So, yun. Nanghingi na siya ng address. So, yung meron pang ipadala na maghingi ng address, i-PM lang ako sa page. Charot. So, ayun, regalo daw niya sa akin. Hindi iba ha? Ito pa lang yung ano. Ala, ang ganda. O, diba? Nasa vlog ko to. Actually, makikita mo sa vlog. Pero hindi ko pinakita kung ano yung laman, siyempre. Ayan. Oh, wala pa. Hindi ang pa ganda tapos. Pagkabalot, no? Oh, diba? Pwede mo na i-unboxing ngayon? Ay, mamuna. Hindi mo man makukuha. Ayan nga. Ayan. So, ayan, oh, diba? Ang sarap. Ang sarap actually, sa feelings na makatanggap ng regalo. Ayan, na ano tuloy ako kung anong ibigay ko sa yon. Ay, okay yun. Lang, no problem. Actually, sabi ko, hala, ipapadala ko ba to this week? Pero nalala ko, aalis ka pala. Baka pumunta dyan. Oh, aalis kami ng Friday morning. Oh, Friday morning kami aalis. Oo, next week ko na, actually, hindi pa siya tapos kasi meron pa akong idadagdag. Okay so, lang yun, naman, malayo pa naman yung 25. Oh, malayo pa naman. At least may ma-open sa 25, di ba? Oo. So bago tayo mag-end, magpasalamat. Mag-ano ka kung mayroon ka bang sasabihin sa kanila. Ayan. So thank you so much. Thank you so much. Yun, wish come true talaga. As in matagal ko na itong wini-wish na sana mapansin tayo. Sana mapansin tayo ni Dong. Kasi alam kong ano siya din. YouTuber din sa Germany kasi siyempre gusto ko din naman makakollab yung ibang mga YouTuber sa Germany pantanggal ng ano natin mga ano homesick, 'di ba? So ayan, at last dito na si Dong. Pag si Oliver mapuntahan mo, tanggal talaga yung stress mo. Alam ko. Kasi minuto-minuto yan nagpapatawa. O, oh, diba? Tapos sabi ko, ay, ang bait pala ni Dong. Imagine mo na ano niya. Sabi niya, ito yung WhatsApp number ko. Sabi ko, ha, i-add ko siya. Sabi ko, sige nga. Sige, i-add ko siya. Yun, nagkausap hanggang ngayon. Tapos kanina, spontan actually itong ano namin ngayon, yung live. Wala, hindi namin ito naplano. Sabi niya, ano ginagawa mo ngayon? Sabi, nakapantulog pa ako. Sabi niya, mag-live tayo. Sabi ko, saglit, give me 15 minutes. Oh, hindi ito plano namin na mag-live kami ngayon. So ayan, ginawa na lang namin kasi bukas meron akong sideline. Nag-ano ako dito, nagpapalasto. ako naman, saglit,
hanggang bukas na lang ako yung leave natin. Back to work na ako. So, ayan. So, maraming salamat sa inyo, sa mga sumusuporta sa akin. Uh-oh. Galing sa kay Dong. Thank you so much sa inyong suporta sa panunod. Of course, thank you so much. At nagkatotoo na to. So, I hope ma-meet natin in person si Dong para pag next time na mag-collab kami is in person na talaga, hindi lang yung ganito. Iba kasi pag personal na, diba? Correct. So, next time. So, I hope, ano natin, if ever man matuloy yung ano natin holiday sa January, iti-text natin si ano, si Dong. So, ayan. Thank you so much. And of course, please subscribe my channel, Filipina in Germany. Yeah. Single mom. Single mom bang tawag noon? Ang sayo? Ano yeah. Ba? I think single mom. Yeah, single mom na siya ngayon kasi wala na. Oh, single mom na naghahanap. Ganyan talaga. Oo, di ba? Ganyan ang buhay. Tama, so maraming salamat, guys, no, sa inyong pagsama sa amin ng ilang oras na. 1 hour and 44 minutes. Wow. Ayan, sa inyong pagsama sa amin. I hope nag-enjoy kayo sa aming topic. Anuhin niyo na lang next time pag kami ay magkitan. So, siguro, next time, nakaroon pa kami ng iba pa. I hope makapag-stream din tayo next time bago mag-end of the year. Just paying me, kung kailan tayo. At saka advance Merry Christmas sa inyong lahat, sa mga may pahabol pa dyan. Mag-PM lang kayo sa akin. Ayan. Wag kalimutan na yung mga pinutos. Pinutos ka na yung mga nabalot dyan na wala pong mapagbigyan. Correct. So mga supporters ni Dong, thank you so much sa pag-suportan nyo. Of course, wag nyo kalimutan i-subscribe yung channel natin. So maraming salamat. Sana wag po kayong magsawa sa aming pagmumukha. Ayan. So hanggang susunod muli, ayan. Ito po muli si Dong ng Dong Vlogs. At saka si Filipina in Germany. Ayan. Maraming salamat sa iyong time ngayon, ate. At nakilala ka na. Thank you so much talaga, Dong. Thank you. Kinagagalak ko din makilala kita. Although hindi. Tagasan ka pala sa atin? I'm a typical Waray. Tacloban. Tacloban. So, pero kabalo ko Bisaya. Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan. So, sa mga Waray, maupay nga gabi. Ayan si Anit Vlog classmate ko na nasa Australia. Maraming salamat. Sa mga Tagalog dyan, maraming salamat. Of course, sa mga nandito sa Germany. Hello, basta Leute. Ang masasabi ko lang, past is past, never discuss. Pero correct. Tama. And of course, happy lang. Kasi Christmas na, di ba? Correct. As sinasabi ko nga dun sa vlog ko parati, sabi ko, oh, smile is the best medicine. Ayun. Ayan, so, bye-bye guys. So thank you so much guys and we will see you again next time. Kita kids. Bye-bye. Good night. Good morning. Good afternoon. Bye-bye. Cheers. Salamat dong. Ingat. Ciao.